content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Ayan na, we're now live in Facebook and YouTube. Masla ng hapon po. Ayan, 2 PM po tayo nag-start. Impromptu. Agad-agad po yan. Hindi na tayo nakapag-usap. Kapatid na Lone Warrior sa ating pag-usapan. Diretso na. Ano yung ating topic sana ngayon? Yung bang to impromptu. Oo. How the society affects us ang ating pag-usapan ngayon? Maiba naman, di ba? Oh, psychology. Mm-mm. Maganda rin pag-aralan 'to. Kasi nakikita ko around me, people are doing things because it's the holiday season. Mm-mm. So, gusto kong maintindihan bakit ganun. And welcome muna natin si Sis Lilay, si kapatid na Riddell at si Brad Potential. Welcome back, kay Potential. Bati mo na kayo. Si Lilay, alam ko hindi magsasalta to. Brad Riddell. Kapatid na Riddell. 230 Riddell times. Hello po. Good afternoon. Ayan, si kapatid na Riddell, hindi natin nasasabihan ko ano ang topic. Ang nasasabihan ko lang talaga, si Brad Lone. Tapos yung iba, sumasali na lang. Mm-hmm. And whatever the topic is, masali sila. Mm-hmm. Potential, hello. Kamusta na po? Hello. Bakasyon? Yes, holiday season eh. Ikaw by... Happy holidays talaga, Holly. Happy holidays kasi bawal mas Christmas eh. Happy holidays. Yung mga MCJ kaya nagbabatian din? Nako. Walang holidays. Oo. Wala. Ano? Wala yan. Ano yan? Ang focus nila dyan, pasalamat tsaka pagkakatipon. Pagka ganitong mga era, ganun ang kanilang focus dyan. So, happy SPBB, tapos na. Mm-hmm. 3 days lang yun eh. So, happy holidays yung kanila. Sa'yo, kung titinan mo yung kanilang station, hindi bumabati yun ng happy, Merry Christmas eh. Happy holidays ang inaano nila doon. Tsaka hindi sila nag-display ng mga Christmas tree, Christmas. Yung may mga dekorasyon. Happy holidays yung kanila, sinasabi. Pero si Brad Soren, may Christmas tree. May Christmas tree. Oh, si Nora. Si Nora Honor din, meron. May Christmas tree nga eh. Laki. Oo. Nagtitrending ngayon yung anak ni Brad Soren. Si Alaska Boy daw. Alaska Boy. Visit. Nagpablan ng buhok eh. Oo. Pero 'di ba nga inappreciate ko si Brad Soren dahil he's sticking up for his family. Yung religion wala muna kasi family matters for him. Pero sa mga Holy, sa mga tingin ng MCGI sa ganyan, lalo na yung mga fanatics. Ano 'yan? Parang negative ang tingin nila diyan sa ganyan na mas inuuna pa yung pamilya kaysa sa pagkakatipon. 'Yun ang isa din sa mga negative na ng mga paningin ng mga MCGI, lalo na yung mga levels ng fanatics sa yung mga kagaya ng mga level na talagang inalay na yung buhay diyan, ilang taon ng dekada na pagka ganyan ang ginawa mo, tingin nila diyan is masama kasi dapat daw uunahin mo muna ang pagdalo sa pagkakatipon at paglilingkod sa iglesia kaysa sa pamilya mo. Ayun, kasi grabe. Ganun yan dyan. Ayan, gusto ko maintindihan niya. Paano mo gagawin na unahin muna ang Diyos bago yung everything else? Paano ba ibigin ng Diyos? Di ba, pag inibig mo yung kapwa mo, may ibig mo rin siya. So, paano mo i-disregard yung family mo?
paano mo uunahin ang pagkatipon kung yung family mo eh pinabayaan mo din. Eh ang sabi naman ni Best dati John Bocoli, kung pinabayaan mo man yung pamilya mo dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, bahala ang Diyos sa pamilya mo. Ganun. Style ni Best. O kaya iniwan natin yung ano. Kami pala. Iniwan mo ba? Badlon, iniwan mo family mo? Hindi. Hindi ako umabot doon sa ganung level, pero sila Kuya Adel. Ako. Para ako naglayas. Layas, oo. Hindi naman ako taga doon. Paranaque, nag-stay ako Paranaque. Hindi naman ako taga doon eh. Taga Pateros ako eh. Paano ako napunta doon na matagal? 4 years yata ako nandun. Tinda ka pa ng Diario. Oo, Diario Garapa. Hindi, Diario lang. Nagtinda ako ng kung ano-ano. Lumpia. Lumpia. Bangus. Boneless bangus. Boneless bangus. Usa sa South. Iba-iba yan, Rokoli. May Diario, boneless bangus, kasuy, kasuy nuts. Mm-hmm. So, if you think about it, is that love for God yung ginagawa mo? Na iniwan mo yung family mo dahil yun kasi ang typical, yun kasi ang typical sa mga kulto eh. Yung typical na yan sa mga kulto na i-detach ka sa pamilya mo, tapos tuturuan ka na mas mahalaga ang iglesia, kahit na sabihin mo parang bumaba ka na doon sa level, di ba? Sabi mo nga, Bocoli, parang hindi mo naisip kailan man na ikaw itinda, di ba? Oo. Pinaaral. Nag-aral ka naman. Pinaaral ka ng magulang mo, ginastusan ka sa university para ka makatapos, tapos mauuwi ka lang sa ano, pagiging vendor. Hindi naman sa hinahamak natin yung mga vendor. Yes, ano, pero kaya ka nga nag-aral eh. Kaya ka nga nagsikap ng mag-aral para maiwas ka dun sa ganung ano eh. Yung mga magulang mo, ginastusan ka eh. Pinag-aral ka ng kurso na mahal, mahal masyado yung tuition sa eskwela. Tapos mauuwi ka lang sa ganun, di ba? Yung ano. So, ganun. Parang hindi mo na maximize yung potential mo. Hindi yung maximize. Ayan, potential. Okay. Nabanggit ko si potential. Potential, oh. Di ba? You could have earned more other than ano yung ganyan. Mm-hmm. Tapos yung kinikita mo dyan, eh, bibigay mo rin sa iglesia. Oh, yun na nga. Speaking of ano, Broccoli, yung kinikita, grabe yung mga talakayan na lang kapatid na Kuya Adel Soriano Rason kagabi. Doon sa kanilang pundahan. Ano ba nangyari? Nakatulog ako eh. Oo. Magdamagan yun. Parang ano, pero mga ganun ang kwento about doon sa mga sweldo, ganun. Ano bang kinikita ng mga sweldo? Merong mga, naku, grabe. Parang hindi mo maano, hindi mo masikmura kung ano ka, kung nasa labas ka na. Pero kung nandun ka kasi sa loob, ano ka talaga dyan eh. Sabi nga ni, para sa gawain kasi yan. Biruin mo dyan eh. Mm-hmm. Hindi ka man lang, hindi man lang umabot ng 10,000 yung ano mo, sweldo mo sa isang buwan. Tapos minsan, mm-hmm, ano ka. Yan yung talaga, parang, sa, ano yan, yan talaga si ang nangyari dyan. Parang nagkaroon ng, parang exploitation at saka yung, ano, dahil lang sa ngalan na para sa gawain. Ayun. Okay. Oo. Yun yung title nila kagabi. Para sa gawain. Kasi nga. Pero nang naabutan ko yung first part lang eh. Yung ulsa suhay. Nandun kasi si Brad Kent. Kent. Ang haba rin ng pag-usap. Wala, oh, yung sa suhay. Matagal na nila Soro yun ha. Dalawang Reddit news at saka yung kagabi na bigyan ng pagkakataon yung mga tagahaligit suhay na makapagsalita, ano? Dalawa yata silang suhay. Parang nagkaroon na rin tayo ng new perspective about sa suhay kasi alam naman natin, Bocoli, na nung time na nandyan tayo sa MCGI ay talagang puro lang side ni Best ang naririnig natin. Tsaka every year nagkakaroon ng mga pasalamat ang mga dating ano yung mga panahon ng mga ano yung mga members na naanib na galing sa suhay. Kung naalala mo yun, di ba, every year yan meron silang pasalamat, pupuntahin sa stage yung mga matatandang member na naanib pa sa panahon ni Nicolas Perez. Yun ang kwento diyan palagi, yung kwento lang palagi ng side nila Bes ang naririnig natin. Hindi natin narinig yung ano ba naman yung perspective ng taga-suhay about kay Bes. Kung ano ba yung git niya, kaya siya natiwalag. Kasi, yun nga eh, parang tinitimbang-timbang nga nila Soro at Kuya Adel kung ano ba yung mga kwento
kwento ni Bes at ano din yung kwento sa side ng Suhay. Maganda rin, may nagsalita na rin na taga-Suhay kasi oo. Yung parang na ano din tayo diyan dati, parang nabombard din tayo ng mga propaganda diyan eh ni Bes laban sa Suhay. Di ba yung pagwalaan natin, yung version niya na siya daw ay tumiwalag at hindi siya tiniwalag. Tapos siya daw ang yung mga version ganun lahat, din eh. Parang, yung mga yung sinabi nila Willie Santiago, yung ako ako ay tumiwalag, hindi ako tiniwalag. Ganun din pala sabi niya. Pareho oo, lang yun, sila. yun ang analysis ko doon Bacoli sa nung nanonood ako, napakinggan ko yung mga usapan nila Kuya Adel at Soro Dlon sa taga-Suhay. Sa analysis ko yung Suhay is just ano eh, is just a benign MC. Benign sila kung magaga benign version of MCGI. Oo. MCGI sila, pero timing hindi sila aggressive. Hindi sila vitriolic, hindi sila palaway. Ano? MCGI light, ganun. Oo. Light. Kasi kung naabutan mo yung ano, nung time ng 90s at early 2000s, during that era, yung base doon sa napakinggan ko doon sa taga-Suhay, ganun na ganun ang mindset ng MCGI noon eh. Tagang dating daan. Ganun na ganun, kagaya nung sinabi nung taga-Suhay na yun daw aral nila, kaya daw sila hindi nagbo-broadcast kasi hindi daw nila gusto makopya ng ibang ano, ibang relihiyon. Yun ba? Sabi nung taga-Suhay. Eh, ganun ang sinasabi ni Bis dati noon eh. Kaya sila daw, meron silang exclusive na mga pangangaral. Meron silang mga, ano, exclusive na mga teksto para lang sa kanila. Tapos, yung ding paranoia Broccoli sa mga nagnanakaw ng teksto, yung bang kukopyahin reliyon, ganun na ganun din si Bes dati. Bakit may naniniktik ba sa Suhay ngayon? Yun na nga eh. Yun, MCGI. Yun na nga ang napansin ko Broccoli doon sa pag-uusap nila. Sabi ko, parang ano din to eh. Parang ganito rin ang mindset ni Bes dati eh. Yung bang takot na takot siya na makopya. Oh my God! Oh, oy, ano yan? Oh, ano yan? Bummer Broccoli. Sino yan? Teka, nice. May bummer. Gago yun. May bummer. May kasi, bummer. Oh, hindi ko na ano yung pangalan eh. Mm-hmm. Ay, nako. Sige, David tuloy. Yun, David. Nako, David pa na may pangalan na sa Biblia pa naman. Ito yung Broccoli. Alex. Yung ano, David yun. Alex ba? Ang bihira naman yan. Oh. Wala na, inalis ko na. Ano to eh? Akala ko yung David. Sa lahat to, kahit kila Zoro, may ganito eh. Kaya ang hirap mga... Lalo na, oh. Ganun lang pangalan. Ano ba yung virus ba yun? Hindi, tao yun. Mga ano. Mga ano to troll yun. Ano to troll? Ah. O, yun na nga. Okay, patuloy tayo. About dun sa ano, sa Suhay, no? Lalak ko muna. Ah, Suhay, see. Yung sabi ko, edit ko na lang ito. Pakinggan ko yung taga-Suhay. Ganun na ganun si Bes dati eh. Ganun yung kanyang iniisip. Pareho sila pala ni ano, ni Maximino Nieto. Yung kanyang sabi na kaya daw sila hindi nangangaral sa TV or sa radio dahil ano daw? Takot ano daw sila paka daw kopyahin yung kanilang mga aral. Ha? Ganun. Sabi ko. Ano din, parehas lang din eh yung ano lang, ang Suhay lang is, ano siya, benign. Kung baga sa sakit ba ko, de, cancer. Di ba may benign at saka malignan. Yung ano, Suhay is a benign siya na klase ng, ano, ng iglesia kumpara dun sa, ang kaiba lang naman kasi nila ni Bes, ano, sila Bes, agresibo sila sa, ano, sa pagbo-broadcast. Tsaka yung, ano, di ba? Ganun lang din yung kanilang ginagawa, parehas lang. Mm. Kaya at least yung, napakinggan na sila. Tapos ano din yung about sa mga gayak din Broccoli. Mga gayak parehas lang din yung aral nila sa gayak eh. Di ba yung bawal magpaputol ng buhok, bawal magpanpalon. Parehas lang din pero ano hindi nga lang sila agresibo kumpara sa MCGI. Opo, opo. Ayan. So, yun nga, yung first part ganun. Tapos, hindi ko na naabutan yung second part, Kuya Adel, yung about sa pera-pera. Send nyo na lang sa akin yung ano, i-upload natin tomorrow or mamayang gabi.
Si Soro na gano'n eh. Oo. Nakaano. Maganda yung topic about sa finances. May mga ano pala tayong kasama, auditor sa na nasa loob. Oo, dalawa. Maganda yung, maganda yung kanilang mga ano eh, mga interpretations doon sa ano sa nilabas nating mga financial statement ng ano ng MCGI. Mm. Mm-hmm. Tapos may pinost ka, Kuya Del, sabi mo yung para sa gawain eh hindi pala para sa gawain, yung kita noon is pumapasok lahat doon sa ano nila. Bank account. Oo. Oh, ano 'yun? Ah, galing 'yun doon sa testimony noong biktima nga ng labor exploitations. So siya mismo testify na yung mga kinikita nung businesses ano nung KDR Group of Companies, although certain ano lang kasi meron lang siya doon na mga pinagdutihan na yung mga kinikita no na monitor niya na direct na pupunta doon sa accounts nung family at even nung anak ni na kuya. So, hindi na tayo mag-mention ng names, no? Basta yun ang minabanggit niya na siya mismo rin kasi nagde-deposit nung pera. Hindi na natin i-detail yung positions niya. Hindi niya rin niya binanggit kagabi kasi napaka-sensitive kasi nung positions niya. Madali siyang makilala. So, yun ang info na binibigay. Yet na monitor din niya nga na ingatalamak nga yung exploitation sa loob, overwork sila, 16 hours daw yung work nila, walang overtime, walang mga health benefits. So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit siya lumayas doon. Kuya, walang overtime pay, parang ganun. Oo, walang overtime pay, I mean. Nag-overwork sila overtime din, walang overtime pay yung kanilang mga pinagtatrabuhuan. Ang masaklap pa doon, wala silang day off. Just imagine. Mm-hmm. Para sa gawain, okay lang. Lupit. Lang, yeah. Usually ganyan pag volunteer. Para talagang rest yan. Ang napansin ko doon kagabi sa panila Kuya Adel, yung parang maiiyak yung Kuya Adel, yung testimony siya kasi bakit daw ganun, parang ang kanya daw reaction is akala daw niya talaga kahit na ganun ang ginagawa sa kanya para sa gawain. Niya, parang ang nangyayari daw nito is sinisecure na ng pamilya yung mga anak nila, yung future ng mga anak nila kasi nakaka-deposit eh. Napaka-unfair, di ba? Kasi lumalabas noon, hindi sila naniniwala na malapit na kasi yun daw sabi niya eh, kaya daw siya umano doon, malapit na daw ang pagwawakas, di ba? Di ba nang mahirapan ka na ma-free labor ka for many years, basta importante, darating din ang pagwawakas, darating na si Jesus, yung sinasabi nila. Lumalabas doon, kung nagde-deposit sila palagi, hindi sila naniniwala na malapit na si Kristo kasi nag-i-invest doon sa future. Alam nila. Yan ang unfair sa mga lumaban ng ubusan. Oo. Kung ikinaya yung lahat ng kanila, di ba? Sila, walang problema kahit itaya nila lahat ng kanila noon eh. Kasi may captive market sila. Tayo. Yung mga officials dyan na tumanda na at lumaban ng ubusan, may captive market ba sila once na they want to ulit to rebuild themselves, na once na nagising ka na sa kulto, ang hirap ng mag recover, di ba? Kasi naibuhos mo na lahat eh, back to start ka from the scratch. So, sila, wala eh. Kahit na lumaba ng ubusan noon, still, may captive market sila. Yan nga nangyayari ngayon. So, yung lumalabas eh,
nag-i-invest sila for the future ng kanilang mga anak. Kawawa naman yung iba na na-compromise din yung future ng mga anak, di ba? Yung mga naunang miyembro na lumaban ng ubusan. Yes, oo. Yun na nga yung pag-uusapan natin later. Yung mga ganyan. Pero meron muna ako dito ang dalawang points na gusto kong talakayan. In the past 24 hours, ito yung nakuha ko. Yung tanong kasi nung isa, parang probes siya. Totoo raw yung MCGI kasi pinangunahan siya ni Bes na nangaral daw. Ngayon yung kapalit, si KD, meron daw standing order na mangaral. Sabi sa ikalawang Timoteo 4:5. Pero hindi siya sumunod, parang si Honas daw. So ang gina-justify niya, si Bes okay, si KD hindi. Ano masabi niyo dyan? Ako, pwede bang magsabi? Ah, sige. Ano? Di ba may turo dati sa si Bes na kapag ang mga ngaral nagturo ng mali, hindi yun sa Diyos? Tama. Eh di ba may mga turo siya dati na laban bawi, kahit buhay pa si Razon? Like diba? What? Yung kapagyatian, di ba? Sa yun. Naglaban bawi yun. Yung sumpit. Kumbaga parang sinasabi nila na ano dumating na sa unawa as a guys na para lang wag nilang sabihin na nagkamali sila. Isa 'yon. Ano pa ba? Yung lagi nating dinadali yung halal nila. Paano nila minisinterpret 'yon? Yung tungkol sa pagkain, sa pa 'yon. Pero yung reason kung bakit ako nagkaroon ng anti-best sentiment dahil sa Reddit, yung nabasa ko yung isang post doon na inexplain niya kung bakit nagkamali si Bes ng turo. Ang tinuro pala niya dati, may naalala ko, nabasa ko yun. Tinuro siya dati na nung hinuli si Pablo ng mga sundalo Romano, nagsinungaling daw siya nung sinabi niyang isa akong Roman citizen. Sabi ni Bes doon, nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya para lang huwag siyang mapalo. Pero nung nag-research ako, doon ko na-realize na hindi pala siya nagsisinungaling. Totoong Roman citizen si Pablo. Dahil pinanganak siya sa Tarsus of Cilicia. Na nung time na yun, merong special privileges mula sa emperor ng Rome. Na ang sino mang ipapanganak sa Tarsus ng Cilicia ay automatic Roman citizen. Yun ang problema kay Bes. Kumbaga, ano, siya lang yung, kumbaga yung pananaw niya lang yung tama. Pero kung kakalkalin mo ng mabuti yung mga sinasabi niya, all those years, may mapapansin kang mali. Kumbaga doon nabasag sa akin yung image ni Bes na hindi nagkakamali, na siya lang yung nagsasabi ng totoo. So yun. So tama. Para sa akin, mali agad. Hindi rin. Kasi nung panahon pa na buhay pa siya, may mga mali na siyang tinuro. At sa sarili niyang sukatan, hindi siya totoong makangaral. Yun ang aking sentimento doon. Tama, tama. Yun nga eh. Maganda yung sagot ni Badsoro doon. Na yung Honas na yon, yung story na yon, hindi mo pwedeng ikapit kay KD yun. Kasi hindi, una-una, hindi, kwento lang yon. Pangalawa, hindi naman sila kasama sa Biblia. Nakabasa lang eh. So, kahit tayo, makabasa ng sa Biblia tapos sa angkinin mo, hindi talaga ikaw yun, di ba? Kasi, anybody can do that. Anybody can pray. Anybody can read and claim it for themselves. Wala namang hahadlang sa iyo. Depende na lang din, Brocoli. May maniniwala sa yung ibang tao. Ang problema, yung kay Bes, may naniwalang mga tao na ganun. Yung mga claims niya sa Biblia, maraming naniwala. So, ganun, nagkakaproblema. Oo, dyan. Grabe, may naniniwala sa kanya. Na, yun nga, parang siya yung Pablo, tapos may kapalit siya si Timoteo. May naniniwala sa ganun? It all boils down kasi, Brocoli. Kung maniniwala ka sa Bible, iba, may mga tao talaga na niniwala talaga sa Bible na it is the word of God eh. Ngayon, yun na nga. Diyan na ngayon papasok yung mga manipulators na magbabasa, tapos magaling magsalita, magaling magbasa, magaling mag-memorize.
na manipulate ngayon yung mga taong nakikinig. Tapos kung patutungkulin na nila sa sarili nila, hindi ka nako-question kasi magaling sa Biblia eh. Oo. Yun lang yan. Kung naniniwala ka sa Bible, madadala ka niya. Pero kung hindi ka naniniwala sa Bible, hindi ka madadala. That is the point of that Bukol eh. Bakit marami naniniwala? Kasi marami din naniniwala kasi sa Bible. Eh si God best, magaling sa Bible. Yun ang ginamit niya. So, yun ang ano ko diyan, conclusion ko diyan. Bakit marami naniniwala? Oo. Yun yung ano, wala pong standing order na mangaral. Specifically si KD, hindi po siya yung tinutukoy doon. 2000 years old na po yung ano, yung Biblia na yan. Paano naging siya yan? Bati mo tayo, Autumn Leaf, makasalang hapon. Brox, Happy New Year everyone, sabi ni Mark William. Good day mga ka-ex-MCGI, sabi ni Enoch. Okay. Sabi ni Del Conager, common sense guys, about sa taga-suhay, syempre puro pro-suhay sila. The truth is somewhere in the middle. Akit ka, Del? Kumbaga parang kung dating sa akin ang sinasabi niya, kumbaga kasi yung source nun galing dun sa kalabang faction ni Bess. Mm-hmm. Hindi siya 100% truth. Pwedeng tama. Ang ini-imply niya eh may touch of there's a touch of truth bias. Dun sa ano sa state. May biases 'yun. Somewhere in the middle daw ang tama. Pero di mo naman pwedeng i-dismiss as total lie, parang ganun. Yun kasi ang yung problema dyan, Brocoli, sa issue about suhay and Bess. Eh. Kasi for many years, ang napakinggan lang talaga natin dyan, yung puro kay Bess at saka yung ating naging conclusion about sa mga taga-suhay ay sila yung mga masasamang tao na inapi si Bess, sila yung mga gumawa ng mga ano tawag nito, pang pamumuliti ka sa loob, kaya inali si Bess. Yun yung kwento kasi na nakarating sa atin. Eh. Ngayon, nung nakausap nila Kuya Adil yung taga-suhay, medyo nag-iba, parang meron tayong bagong perspective na nakita. Ngayon, kung paniniwalaan ba natin 100% yung sinasabi ng suhay, ay hindi rin. Hindi rin ako naniniwala 100% bukol eh. Kasi, siyempre, ano, sabi nga ni Del Conager, alam nga namang sabihin din nila na masama sila. Diba? Sabihin din nila masama si Bess. Tama. Oo nga. May point. Maganda yung point ni Del. Ito, sabi ni Enoch, tanong ko lang po kung napanood yung isang video na nagkwento si Epps na nanalangin siya sa Diyos na gusto niyang makita mukha ng Diyos kaso denied siya. Kwento niya yun sa isang video. Yung sinabi siyang ganon, alam niya yun? Hindi ko alam yan. Hindi niya talaga makikita. Baka naalala niya kung anong taon. Sinabi niya ba kung anong taon? Oo nga, masalam. Enoch, kailan yun? Kailan ba yan sinabi? Eh, wala namang nakakita minsan kahit kailan sa mukha ng Diyos. Baka panaginip lang ni Bess yan. Panaginip lang niya. O panaginipin yan si Bess eh, kung ano nung mga napapanaginipan niya. Mm-hmm. Kahit anong parte ng katawan, mukha, paa, daliri, wala pa nakakita. Oo, ayan. Si mama. Ano ba? Mamamatay ka daw pag nakikita mo. Ayan, hello po kay Pantas na Alien. Kapatid na, ano yung username mo bro? Advisor. Ayan, advisor. Kapatid na advisor, taga TikTok to eh. Ayan. Sige, mag-unmute ka lang ah, bro. Ano ka po ba? Ex-MCGI ka po? Sir advisor. Nakatid na ako ng MCGI dati, ilang beses. Doktrina. O pagkakatipon. Parang mga sharing lang. Yung pinapanood lang. Ano, expo? Expo. Bible Expo yun. Bible ah, umaten ka lang. Nakita na mga ilang ano? Mga 2 months lang ata yan. Okay. Pero, did you believe po ba at some point kay Bess? Naniwala ka po? Kay brother? Ay, nauna ako. Paniwala ako. Pero nung dumating sa point na parang iba na eh. Wala na. Paano pero iba na? You know, I respect pa rin yung ano, yung mga religious group like MCGI, yan. Mm-hmm. Kumbaga iba na is yung hindi na siya ano, hindi na siya pasok sa reality.
na pinag-aralan ko. Oo. Okay. Ano ka na po ngayon? Saan ka po kaanib? Or ano ba? Agnostic ba? Atheist? Kakanib ako ngayon sa ano na akin. Ayan. Aliens Church na tawag, pero wala kaming simbahan. Alien. Oh, Aliens Church. Alien. Ah, kaya alien. Ano Enlil, na akin? Enki, Enlil. Iglesia ni Hindi, Inki. ibang version to. Ito yung kay Zachariah. Si Crescent Chen. Oh, si Crescent Chen. Hindi kami, ano kami, kay ano kami. Kay Ano? ano. Ayun, Ay, mas hindi matindi alien. yon. Alien ba yon? Oh, ano? Oh, Yun God. siya nakatira sa ano? Sa Nibiru. Si Hindi. ano? Kay Headquarters na ano? Zacharias yun. O si Crescent Chen. Yung version na may planet Nibiru. Oo. Ewan ko Pero lang kung yung anong version. ano sa Ay, di. libro, sa clay tablet, walang planet, di ba? Walang planet pero galing sila sa Nibiru. And Nibiru then pa. galing sila sa ano sa ibang planet, hindi lang sa Nibiru. Oh, walang pangalan. Wala. Ay, baka sa yung Yung version ng ano, umabalik alien. every 2,600 years, Bokoli. Kailan ba babalik ulit, Brad, ano, advisor? May Abangan ko. brother Broccoli, may hint yan sa ano sa Bible. Bible, Kasi talaga? Ano? meron. Ano yan? Kasi hindi lang kasi matanggap yung sa Revelation. Hindi Revelation. Sige nga, matanggap. basahin natin. Ano yan? Anong talata? Ano yan? Ancient Gate. Yung Yan ba yung pagbabalik dalawang niya. Ano? saksi? Anong Yung talata? pagbabalik ni Jesus Christ. Yung pagbabalik ni Jesus Christ. Hindi naman talaga si Jesus Christ na babalik doon. Ano Yung natin? pinakamalig ko. Talaga. Oh my God. Surprise! Basahin natin anong talata. Nakalimutan eh. Ayun, Ano? nakalimutan sa verse na ano eh, ng Revelation eh. Di na kasi masya, di na ako nagsasubscribe sa ano eh, sa Bible eh, matagal na. Talaga. Pagbabalik ni Jesus. Sabi Ayun. nung ano, dark matter na video, sabi ni God, surprise, I'm real. Sinabi ano yung atheist. Surprise, I'm real. Parang si Brent. Kailan si Brent? Brentley. Oh, si Brother Brett pa parehas kayo. Ano na akin rin yan eh. Pero Natunawin iba niya yung daw si namin. Totoy Vivo. Magkaiba yung species namin ano ni Brother Brett. Pucha, paano species? Ano species Oh, ka? may reptilian. Reptilian yata. Reptilian ka? Reptilian. Ano si Brother Brett reptilian? Kami mga drago ano mga dragonic. Dragonic? Dragonic. Ano to? All Oh. Game of Thrones? Yung mata mo ba nagbabago din? Yung mata mo nagbabago-bago din ng ano tsura. Nagiging Parang Hindi, yun. mukhang ano lang to. Ano na kiba talaga? O parang minamak mo lang? May ganun Hindi, kasi ano eh. nakita ako? Ano nakita ako? Parody. Ah, talaga? Oo. Si Karesi Almost Chin. na ako. 8 years na ako sa ano na Kenyan. May group ba yan? As in community? Meron sa ano sa part ng Spain dati. Mga ano. Okay pa sila ngayon, Alienist Church. Meron din Yan. brokoli Okay. eh, yung ano, kung Please, pamilya ka din sa may Alien tanong Church. ako. May sugo ba kayo? Wala. May tanong ako. Nagsasubscribe lang kami sa ano sa mga Ano na? humanist form, human as a nature, mga ganun lang. Yun, ayos. Pareho tayo Humanism, dyan. ideology, reality, yun lang ang Realist. sinusubscribe natin. Eh, yung ano naki, paano ka naging realist kung naniniwala ako sa ano naki? Paano And, ako no. naniniwala sa ano na aki? Kasi by civilization kasi yan eh. The era na tinatawag. May bawat civilization may kanya-kanyang era. So ngayon, yung era ng ano na aki, hindi na siya sinusubscribe ng ibang tao. Pero yung mga ibang tao, yung mga tulad sa mga ano na kanya, tulad ko, meron pa rin. Which is yung, di ba na may na-encounter ka na isang missionary na ang ganila nila isira ng Egypt. Oo, Oh, sira. yung Ra. Which is sira is ano, part of ano na kanya yan, ay Sumerian God. Sumerian din. Siya Mo. din data daw yung si ano Broccoli, yung Ra daw na yon. May nakapakinggan akong ano sa YouTube eh. Yung Ra daw diyo, yun din daw si Marduk. Marami siyang pangalan eh. Yun din ba si Marduk? Marduk. Si Marduk, Yung iba God. naman.
ang pagkakaalam ko kasi sa ano, sa history ng Sumerian, si Marduk is hindi siya si ano, si Ra. Kasi ah, ang iba. Other title ni Marduk is gate holder. Gate holder. Oo. And then other term niya sa ano, sa Norse mythology, ano siya, destroyer god. The destroyer. Okay. So itong story ng Anunnaki, hindi siya part ng mythology para sa iyo. Para sa akin lahat naman totoo yan siya. Ano, para sa akin mythology. Oh, pero edi hindi totoo. Hindi siya real. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Okay. Hindi lang depende. Belief lang din kasi yan eh. Pag belief kasi hindi naman. Hindi sure. Pero sa akin kasi, nung mula pagkabata ako, I experience mga bagay-bagay na supernatural. Pwede mo kasi pwede matawag na supernatural eh. Pwede mo lang siyang ma-define as science. Like mga species whatsoever na nakikita ng mga tao na hindi nakikita ng iba. Yun. Okay. Maganda tong ano. Kasi ngayon lang tayo naka-encounter ng ano. Ano tawag sa naniniwala sa Anunnaki? Anunnakians. Anunnakians ba? Ha? Alienist? Aliens daw sila. Alienist. Maraming tawag kasi yan. Depende sa mga ano, mga lugar. Like sa Spain dati, Alienist Church. Alienist. Okay. Ah, Alienist Church. Alien! Kasi ano eh, dati wala tayong na-encounter na flat earther, tapos naka-encounter tayo. Ang iba kasi, sinusubscribe nila yung mga Sumerian as God. Pero sa amin, hindi namin sinusubscribe as God. Kumbaga mga, ano lang sila, mga wanderer traveler. Yun. Okay. So, hindi talaga siya God sa amin. Nag-exist pa tong planet ni Biro ngayon? Andun sila. According sa science, merong mga planet na ano eh, na nakikita. Na-discover, oo. Oh. Ah, yung tinatawag nila Bukoli na Planet X. Planet X na sinasabi. Planet X. Mm. Ano, may katawag na ninth planet ng ano, ng universe natin. Okay. Ang galing, may Diyos ba kayo? May sinasamba kayo? Ano? Wala kami sinasamba, Diyos. Ah, wala. Hindi pa nagpasamba sila? Yung sila Marduk? Oo, meron yun sila, di ba? Nagpasamba yung mga yon. Mula pa nung sa may taas. May mga nagpasamba. Meron mga hindi. Sila ano? Kasi sa ano, during sa creation ng EGG, may dalawang klase ng creation. Oh, EGG pala, Brocoli. EGG. EGG. Which is tinatawag ng mga half human, half animals, mga ganon. And then other species mga kinrenate nila. And then sa second creation, yung mga tao na. Ano nangyari kasi, sa part ng AGG, gusto nila magrebelde. Dahil hindi na sila na bibigyan ng mga pangangailangan nila. And then lagi sila nagtatrabaho for the resources ng mga Sumerian species. Oh. Like okay. Gold, yun. May ano ba? May question ka ba, potential? Oh, tapos na. Sige, unmute ka lang. Kasi minarinig ako na ano, parang alien planet, alien civilization whatsoever. Eh, medyo ano nakasayo sa mga alien-alien kasi since ang naiisip kasi ng mga tao pag alien civilization, eh Heaven's Gate. Yung kulto. Lumipad na sila. Alam niyo kung saan kinuha yan? Alam niyo kung saan kinuha? Saan po? May ano yan eh, may mga non-canonized Bible, may mga non-canonized book. Mm. Diba? Like, Journey of Noah, Book of Enoch, Secret of Enoch 1, Secret of Enoch 2, Adam's Writing, The Story of Creation, mga hindi canonized. Doon kasi, refer doon yung mga angels is hindi talaga sila usually na angels yung may pakpak at kung ano pa. Kundi mga ano, mga wanderer. Which sa other term ng wanderer is mga ano alien. Sila, mga other species ng iba-ibang planeta. Yun yung nakalagay doon.
Kaya tinanggal sila sa Bible nung sa Nicaean Nicaean era na sa Nicaean Council na tinanggal mga yon dahil nagko-contradict siya sa belief ng mga Roman Empire, ng pagan belief na sinuuna ng Roman Empire na yon kasi pagan sila eh. Pero yun ano? Yung to clarify lang sa Nicaean. Wala naman silang sinet na kanon doon eh. Ang issue well, lang na sinetel ng Nicaea ay kung ano ba ang nature ni Kristo. Kung siya ba ay mas mataas ama o mas mababa. Dahil ang main issue ng Nicaea, dahil kay Arius, tinuro niya si Kristo ay nilikha. Na kumbaga ang kanyang kalagayan sa ama ay mas mababa. Parang kasi inaral ko rin naman yung Nicaean ano, Council of Nicaea, hindi naman yung issue nung time wala na yun. Doon. Hierarchy ang tinatawag doon. God's hierarchy kasi yan. Yan ganyan yung mga ano, mga drawing na nasa Bible na ginawa. Ito, yan, alam nyo ba ang angel sa Bible ganito? Oh, ganyan. Sinulat to ni Ezekiel. Biblically accurate, ano? Biblically accurate angels. Eh mukhang Anunnaki eh. Ay Anunnaki. Ano yan? Pastafari yan eh. Flying spaghetti. Pastafari yan. Flying spaghetti. Kasi ano? May ito kayo joke dyan eh. Di ba yung sinasabi ng anghel, huwag kang matakot. Be not afraid. Tapos ganyan itsura ang papakita sa'yo. Huwag kang matakot. Anong talatain? Masahin nga natin. Sa, eh, alam nyo ba? Ezekiel 1. Ezekiel chapter 1. Ezekiel 1, yung nakita niyang this. Kasi yun dun lang. Tuli-tuli lang. Takot eh, no? Ang ano kasi, ang nalagay kasi sa isip natin na angels, yung mga magaganda, di ba? May babaeng angel ang pangalan. Di ba, brother, may ano rin? Mga sa Ezekiel, may andyan rin yung sinabi na nakita ni Ezekiel, yung parang special na metal disc na bumabagaling langit. Ah, nasa chapter 1 din yun. At 114 ba yun? Ito yata. 1:5-9. And this was their appearance. They had human likeness, but each had four faces. Each of them had four wings. Their legs were straight. And their soles of their feet were like the sole of a calf's foot. And they sparkled like burnished bronze. Legs were straight. Pucha. Ibang itsura eh. Sa ano? Sa... pero ito nga, na-drawing nga kasi. Pag niliteral mo, ganyan. So parang yung sa MCGI, yung just na may puwetas, walang tuhod. Magkakandaloko-loko yung drawing kung ganun. Para siyang ano broccoli, no? Parang monster yung mga labas. Oh. Parang itay ng monster. Oh. Mukhang spaghetti monster eh. Yung ano, yung mga kumakain ng mga planeta, yung mga ganyang itsura. Itsura. Oo. Eh si Ezekiel, medyo trusted prophet yan eh. Marami tayong binabasa sa Ezekiel eh. So, eto ba, ganito ba talaga? Sabihin nila, ano, hindi literal. Spiritual yan. Eh, dinescribe niya nga eh, paano naging hindi literal. Baka, Brother Broccoli. Ha? Brother Broccoli, yung darating na Diyos sa Revelation, eh, may pitong sungay. Paano? Pitong ulo, sampung sungay. Ay, sampung ulo, pitong sungay. Oo. Sa Daniel naman yun. Diyos ba yun? Parang reference ng ano. Yun yung... Laki ng Babylonia yun. Nung sinasabi ni dati, Katoliko daw yun. Pitong ulo, sampung sungay. Yun yung nasa description. Kasi yun daw ay, ano, yun daw pitong sungay, mga utos daw yun, sampung utos, hindi daw tinutupad sa Katoliko. Yun yung sabi ni Bes dati. Sa Badista naman galing yan eh. Sa Badista. LNG White. LNG White. Tama ka. Okay, LNG White. Yung nag-aaway ang mga Catholic tapos ano, mga miyembro niya.
Ang Katoliko kasi ang ay ang ano kasi ang Seventh-day Adventist kasi ang may claim na ano eh, sila lang daw yung may tamang sila yung nauna na pag-interpret kung ano yung tamang kahulugan ng mga nasa Apokalipsis. Sila yung nagki-claim niyan. Ang ganyan. Eh di nakatakata kami na ng Seventh minana nila yung sa Seventh-day Adventist kasi kung titingnan mo sa kasaysayan, si Kamanalo galing sa Seventh-day Adventist. Tapos si Nicolas Perez galing sa INC. Oh, yun tapos nga. Si Elisa Riana galing sa Suhay. Mana. Galing saan yan? Sa Seventh-day Adventist yung ganyang perspective. Sasabihin nila, we, sa amin nyo lang narinig yan, ha? Huwaga. Yan siya tawag, Brother Broccoli, na ano, mahiwagang panilin lang. Okay. Diba, na pinagpapasapasahan yung paniniwala. Oo. Sa perspective to ng ano ng mga mushroomers Clancy mushroomers ano to ay sila kaya nila nakita tong mga to nandiyan ba si Clancy andiyan kumusta mga jo alien alien di ba paano maalis to sa kasi sinama na yung ano eh yung revelation eh sa Biblia so you have to believe in it so may mga gantong mga monsters mga visions. Parang ano siya? Anti-Roman Empire, ano? Narrative. Rhetoric. Oo, rhetoric. So, yun nga, Bukoli, nung nakaraan, pinakinggan ko yung ano eh, yung about sa issue ng mga preterist eh. Yung nasabi ko, preterism, na naganap na daw lahat yan during the first century. Ang ano kasi nila, ang stand kasi ng mga preterist na about dyan sa Revelation and Bukoli is nangyari na daw yan noong ano 70 AD. Di ba yung nasira yung templo? Templo. Ang ano lang nila dyan, kasi di ba ang parang ang contention kasi nila, hindi sila naniniwala na yung Book of Revelation ay nasulat lang after the fall of the temple kasi 70 AD yun, di ba? Pero ang sinasabi ng mga biblical scholars, ang Apocalypse o Revelation, nasulat siya 90s na, 98 or 100 AD, ganun. So hindi sila naniniwala doon. Ang sinasabi nila, yun daw aklat na Apokalipsis, nasulat doon yan before the destruction of the temple because it is the prophecy na patungkol sa mangyayari sa templo. Hanggang doon lang, hindi aabot sa panahon natin. Hindi na, hula. Hindi na. Tapos yung ano doon, Bukol, yung pinaka, ang sinasabi ng mga preterists, di ba nagkaroon ng sinasabi ni Jesus Christ, magkakaroon ng malaking kapighatian, Great Tribulation, nangyari daw talaga yon doon sa gera. Nung time daw noon na ginigera na ng Roman Empire yung mga Hudyo, na-trap sila sa loob ng templo, Rokoli. At nagkaroon daw doon ng malaking kapighatian sa loob ng templo, nagkaina, nagkaroon daw ng cannibalism. Ayun yung nakasulat. Yun yung sinasabi ng mga preterists na ano. So paano to, Bradlon, yung babalik na Kristo? Yun na nga. It is a field up. Ang sabi nga nila, si Kristo daw bumalik na. Kaya lang hindi lang nagpakita. Parusya tawag nila. Bumalik na, walang nakakita. Bumalik na, oo. Yun yung doon pumalpak ang ano eh. It is kung susumahin mo doon sa mga sinasabi nila, lumalabas, hindi totoo yung mga pinagsasabi dyan sa Bible kasi hindi naman bumalik si Kristo eh. Unless nga, futuristic siya. Paano nga kung ano nakita yung mga to? Yun na nga. Diba? Natural kasi yan eh. Ano ba mangyayari, ano, alien? Ano mangyayari sa pagbabalik ng Anunnaki? Anong senaryo? sa amin kasi brother, no? Pinapasok namin yung Bible as a copied book sa mga later books. Which is para sa amin, si Yahweh, si Jesus Christ, si mga ano sila, mga non-humanist, ano, humanistic form. Kumbaga mga alien talaga sila para sa amin. alien talaga. Si YH. Kasi, YH, di ba Broccoli, di ba, isa din sa mga sinasabi ni Bess, pag magkakaroon daw ng pagwawakas, ang gagawin daw ng mga taga-MCJ, sila daw ay maghahari sa mundo na may panghampas na bakal. MCJ diba talaga. Di ba ang mga... Di ba ang mga Anunnaki, ganun din ang ginawa nila noon. Pagdating nila sa lupa, inalipin nila yung mga Ijiji, di ba, at saka yung mga tao rin.
parang iwan ko, baka ganun doon nakuha yun, ano? Nag-experiment. Diba? Nabuntis yung ano. Oo. Mali pa nga yung anak eh, parang maitim na maliit. Diba? Inanakan niya yung ano. Ang nagbuntis yung tao. So, ang anak niya parang maliit na medyo maitim. So, inulit nila, ang nagbuntis yata yung God. Kaya yon medyo normal yung kinalabasan. Diba? Yun na yung unang tao na si Adamo. Adamo ang pangalan. Adamo. Mm-hmm. Adam. Adamo ang pangalan nun sa Sumerian. Okay. Kasi ano, ang kinakatwiran ni Bibo, yung Bible daw, iningatan ng Diyos para makarating sa panahon natin. Pero kung pag-aaralan mo, hindi naman iningatan ng Diyos eh. Nahukay lang talaga and then kinompile ng Katoliko ng sa Nicaea. Okay. It's just so rocky na naging popular ang Christianity dahil doon sa kay Constantine. Kung hindi nangyari yung kay Constantine, hindi mangyayari ang maging popular ang Bible. At saka, hindi po totoo na hindi siya na-proteksyonal dahil napakarami nga naging alteration sa Biblia eh. Hindi ano, naingatan. Hindi naingatan. Ang daming translation. Di ba? Alam mo, brother? Ah. Di ba, basta lamang nga ako sa, ano, sa Katoliko eh, sa Roman Empire noon. Bakit? Bakit? Binibabasa tayo ngayong Bible eh. Mm-mm. Kaso ang problema, yung nagsilabasa ng denomination, mga sekta, inaangkin nila. Oo, oh, yun na. Which is yung mali. Oo. Sila yung, din, eh. Nakauna sila. Mm-hmm. Nag-create ng ano ng verses isang priest naglagay din. Naglagay ng mga title si Jerome title ng book title verses chapters mga priest yan mga bishop ngayon pagdating sa ano kay Martin Luther dahil lang hindi lang naman nagkaintindihan kila Martin Luther is yung statue yung tapos mga idols issue. Ang issue nung kay Luther nun, indulgence. Nakalagay yun, 95 ang issues ni Luther. Pinako niya yun sa pinto ng simbahan. 95 theses. Kaya nagkaroon ng Protestants. Pagdating sa Protestant, nag-abatak-watak rin sa Protestant. Marami na silabasan. Andiyan ang SDA, Mormons, ano pa ba? Dami. Baptist. Anglican. Iba din yun, Anglican. Mga matatagal na ano religions. Wala pa MCJ nun. Dahil sa mga yan, dahil sa Roman Catholic, hindi sana sila nagsalilabasa. Kaya nga ano eh, yan yung matatawag kong religion na ano eh, na walang, ay hindi tumitingin sa mga pinanggalingan. yung mga religion na hindi tumitingin sa pinanggalingan. Sinasabi nila na ang Katoliko daw yung dakilang Babylonia. sila na yung siya, ang Katoliko na yung pinatungkulan nila yung nasa Apokalipsis. Ganun din nangyari. Mm. Nako. Yun pala. Teka, merong sino? Ba Dexter? Teka. Yung makulit. Dexter, no, kawawa daw tayo ang tanga nyo. Konti ito lang mismo, broccoli. Pati. Sabay mura. Yun, salted comment. Matindi, i-post natin. Ito po ang ano, ito po yung umusig sa amin. Nako, tayo ang tunay, inuusig tayo, bro, Holly. Mm-mm. Yung nagsasalitaan ng masama ang ating kabutihan. Sasalitaan. Masama. Evil. Ito, ayan oh. I-highlight ko ah. Nako. Ayan. Ganyan. Siya yung nagsasabing fake tayo. Iglesia ano na sabi? Broccoli. Paano kami magkaka-iglesia? Ano nga kami? Agnostic. O, debate tayo personal. Pag naman pinakiyak mo dito, di naman papanike yan. Personal na naman, puro lang, kuro ka lang naman dyan, type. Typewritten. Baka pagdating sa personal broccoli, magta-type kayo sa typewriter. Wala daw nanonood sa atin. Siya nanonood. Mm-mm. Thank you ah sa support. Thank you. Mag-send ka naman ng stars saka super chat. Send mo sa GC ng lokal nyo.
Tapos ano, mag-comment diyan. Ilan ba yung viewers yung natin pinakama, sa yung pinakamaganda mong gawin? Sa Facebook, 10. 10, o. YouTube, 25. Oo. Nakalagay ba sa TikTok? Nasa mahirap eh, hindi ako marunong mag-live sa TikTok ng simultaneously. So, ganito lang. Baka naman madali na yung laptop mo yung broccoli kasi ano. Oo nga eh, nahirap pa. Oo. Hindi, okay lang yung dalawa. Ayan. Para naman daw sa gawain. Oo. Gaming, ano naman to. Pag sinasabi nag ano, ni... ang baga na lang tayo pag nasira. Sige, Badlon. Sabi nung ano, taga YouTube, taga Facebook na konti lang daw, 'di ba sabi sa Biblia, bro? Kung may isa o ano, dalawa or tatlo na nagkatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Yan ang sabi ni Jesus, 'di ba? Tatlo lang, marami na 'yan. Saka yan, marami mapapahamak gaya ng buhangin sa dagat, 'di ba? Oo, yun na nga. Ayan. Ang maganda ano eh, gusto ko pa sana 'yung ano 'yung Anunnaki, pero meron kasi tayong topic ngayon. Nakailang minutes na ba tayo? 1 hour na din. Ayan. Yung intro natin. So, advisor, meron kaming tinatopic. Ngayon ka lang ba nakapakinig sa amin? Oh, first time ko ba nakapakinig niyo eh? Ah, first time. Oh. Aga TikTok kayo, no? Doon ka palagi sa TikTok. TikTok. Oh. Kami FB saka YouTube na nilalait ni Bibo. Diba doon ba yun si, ano, si brother sa ano? Sa senses nakaka sa senses matindi yun senses ano mm-hmm. Sila ano doon sila Yuwil nandun sila Yuwil eh. Si Yuwil palagi Yuwil dito dating taga dito yon si Yuwil kaya lang ano busy siya nasa TikTok na si Flowers nag-guest na rin dito and XMCGI kasi yun lahat kami dito XMCGI kami yung mga nakulto. Kaya yung mga datang ng mga sawail. Oo, kami yung mga nagising. Sinasabi ni, ito yung sinasabi ni Totoy Bibo na sa mga demonyo na yan, wala nang mga espiritu yung mga yan. Sabi ni Totoy Bibo. Mm-hmm. Wala sa masama mga kaunawa. So, pero ang tanong. Pero next sorry. Sige, potential. Ironic lang kasi ano, sinusuka siya ng kapwa niya MCGI. Oo. Tapos may nagsabi sa atin, tiwalag daw yan eh. Mm-hmm. Napatanayan ba yan? Tiwalag siya? Actually, wala siya sa database pinahanap. Oo. Mas matindi yun. Wala sa lista. Kwento niya yun eh. Siya pala dito na yung nakapatid eh. Ano na? Kwento niya yun dati. Na? Tiwalag siya. Kinuwento niya? Oh, kasi nga, di ba dahil may ano siya, may kinakasama siya, hindi sila kasal. Ah, baka suspendido. Suspendido yun, hindi naman nagtitiwalag. Hindi tiwalag. Pero, considering na wala yung pangalan niya sa database. Dinilit yan. Yun, di lang yan nagtapat kung ano ikinatiwalag niya. Baka hindi naman dinidelete kahit tiwalag. Baka may note lang na tiwalag to. Siyempre, for records purposes, kailangan nandun pa rin siya. Kung kailan siya naanib, etc. Diba? Ayun. Nag-iingat ako sa mga pinapapasok ko. Pucha, yung kanina, nadali tayo. Ito si Jay Cruz. Yung ZTE, mag-message ka nga, bro, kung totoong tao ka. Dapat may captcha, eh, no? Kung totoong tao. Ayan. Jay Cruz, welcome po. Ayan, let's proceed dun sa ating topic, how the society affects us. So, kinikwento ko kanina, yung ginagawa ko everyday in the past few days, nagde-depend siya dun sa ano nangyari sa paligid ko. So, sabi ko, magandang topic to. Na people are, ano, nag-grocery, nagbibigay ng gifts nung Pasko, ganun. So, nakikiuso din ako. So, in some way, naisip ko, meron ba akong free will? O, eto talaga yung society na kailangan kong sundin para maging normal akong tao. Ang laki kasi ng contribution ng society sa ano sa mga ginagawa natin sa buhay. Diba?
Kung hindi sinabi ng society na mag-aral, hindi ka mag-aaral eh. Mm-hmm. Ang hirap mag-aral ah. Diba? Kasi noon naman broccoli, mga 100 years ago, hindi namulan dito sa Pilipinas kasi ang nag-introduce lang naman sa atin yung educational system na systematic ay yung mga Amerikano eh. Yun talaga meron siyang kagaya nung ngayon nakikita natin. Yung sistema ng Amerikano yan. So before American, kagaya sa mga Spanish at saka dun sa pre-colonial times pa, walang ganun eh. Walang concept na ganun. Wala nga po. Ngayon lang yan oh. Ngayon lang yan. Ayun. So parang takot tayo na maiba. Meron tao naman na ano, wala siyang pake. Basta yung personality niya ganun, ganun siya. Kaya nga lang, merong ma-offend kapag naging ikaw yung sarili mo. So, dapat nag-a-adapt ka rin. O, kumbaga, nagko-conform ka sa norms ng society. Mm-hmm. Ayun. So, itong, ano kasi ito, subfield ng psychology. Yung scientific study of individuals' thoughts, feelings, and behaviors are shaped by actual, implied, or imagined presence of others. So, hindi lang to actual people na nakakasalamuha mo. Pwede rin to maging implied lang or imagined. So, pwedeng Diyos din na imaginary friend or something like that. Kaya yung religion, ang laki ng influence sa behavior ng tao. Diba? Kasi, sasabihin mo, actual bang ano, yung Diyos nandyan? Wala. Implied lang or imagination. Kumbaga, may effect sa'yo. Kumbaga, mapapansin mo, Bukoli, sa all throughout history ng, ba, dito sa Pilipinas lang, yung nagdidikta ng kung ano yung standards. Kung ano yung at mali na gagawin, eh, nagdidikta yung religion. Mm-hmm. Diba sila yun? So, yun talaga ang effect. Oh. In the name of God, kung ano man yung God na sinasamba nyo, either it is the Judeo-Christian God or the other sa other bansa naman, yung mga Buddhist or Hindu. Yun din eh. Religion din nilang nagdidictate kung ano yung tama at mali na gawin eh. Mm-hmm. Sila yung ng parang ano, yung morality na sinasabi nila. Kaya malaki talaga ang effect niya sa society. Malaki. So, kapag hindi ka na nag-conform din sa norm, halimbawa, Pasko, hindi ka na naniwala sa Pasko, maghahanap ka ng group na katulad mo na hindi rin naniniwala sa Pasko. 'Di ba? Kasi social ano tayo, animals social or animal species. Kailangan meron tayong society kahit maliit lang. Basta kapareho lang ng pag-iisip natin. Kaya like-minded. Kaya nagkaroon ng society, nagkaroon ng civilizations. But we tend to involve ourselves sa sa mga smaller groups. 'Di ba? Like-minded people. Ano yung kasabihan na ganun? A bird of the same feather. Flock together. Ayan. Kasi nga doon tayo na shape yung ating mga ginagawa. Ayun. So napakalaking influence ng ibang tao kasi when you wake up, kung ikaw lang hindi ka maliligo eh. 'Di ba? In the morning magde-deodorant ka pa. Bakit ka naliligo at nagde-deodorant? Because you're considering other people. Na mayroon kang mga kasalamuha doon sa araw na 'yon, kaya mo ginawa 'yon. Pero kung ikaw lang, 'di ba? Putya, di nakasando ka lang, hindi ka naliligo. 'Di ba? Ganun lang. Ang kinakain mo mga puro fast food lang. Pero kino-consider mo may anak ka. So hindi ka puro fast food lang. Doon pa lang. Wala ka ng free will. I mean, may free will ka but hindi mo gagawin. So parang walang free will. So parang nabubuhay ka, Broccoli, para sa ibang tao. Ganun, 'di ba? Oo. Kahit yung damit mo isusuot pag pupunta ka sa church, nakapalda ka. Kasi yun yung naituro sa'yo. Dahil norm. Pagdating mo ng lokal, nakapantalon ka, baka naka-short ka papasukin lang. Naka-short ka lang. Buhusgahan ka. Diba? Para kang di kapatid. Mga ganon.
So it depends on the situation you're in and the power of the situation. Ganon. Meron namang ano, tinatawag na subjective construal of situations. It means two people can look into an exact same thing pero iba yung nakikita mo. Na-gets nyo? We see different things sa isang ibang perspective. Oh, pakitaan kita ng something. Sabi mo ng pulang Lamborghini. Yung description ko doon at yung kung anong mga words na masasabi ko, iba sa sasabihin mo. We have different perspective. Kahit pareho. So parang Biblia, ganun din. Ang tingin ko dito, itong translation ko eh. Ang tingin ng MCGI, iba. Na nga. So subjective siya. Ganun, iba rin yung reaction mo. Pag sinabing Anunnaki, ang tingin ko dyan, mythology, and it's a good story. Pero para kay Pantas, kay Sir, ano, Advisor. Advisor, eh, malaki yung influence sa kanya, sa pamumuhay niya. So, it's kind of true for him. Grabe, no? Saka nag-filter. Halimbawa, may sinabi akong, ano, hindi kayo nag-agree. O, kasi, meron kang filter na experience mo, ganon, personality mo, ganon, hindi mo matatanggap. At expectation mo, ganon. Na, putya, ang Pantas naman ito. Diba? May mga ganon eh, na-filter mo na. So, yun. So, ba't natin pinag-aaralan to? Kasi, magandang maintindihan yung sa behavior ng mga tao pagdating sa religion. Bakit sila ganun? Ba't sila napapasunod? Kasi minsan, nasasabi ko, ang tanga naman ito. Bakit sila naniniwala? Eh, kita mo ang yaman-yaman ng pastor. Eh, sabi sa Biblia, ganun. Ba't nila nakikita? Kasi meron silang experiences na, oh nga, kami gumagawa na mabuti. Ba't kami makikinig sa'yo? Sino ka ba? Yung mga ganun. So, kahit na blatant na masyado yung ginagawa ng kanilang suko, na karagang kung outsider ka talagang hindi mo matatanggap eh. Pero bakit sila nandyan pa rin? Natatanggap nila. Hindi nila makita yung makita mo, di ba? Parang nakaka-frustrate minsan. Yun na nga. Oh, kaya takot sila na umalis. Di ba? Yung iba naman, as they age, nag-iiba yung point of view. Na putya, puro kalokohan lang to. Kasi yung mind nila, natuto na. Na-outgrow nila. Outgrow, oh. Na-outgrow. Yung religion. Di ba karamihan din sa mga ano dito, Brocoli, yung na-outgrow na rin yan. Kaya dati, kung ba, na-anib sa MCGI, batang-bata pa, minor de edad pa, 14 anyos, 18 anyos. E talagang hot na hot eh. Nung tumanda na na-realize niya nang nakikita na niya yung reality ng buhay na napag-iwanan na siya panahon at na ano na para bang in terms of finances eh talagang ano marami kang opportunities na nawala sa iyo. Yun na yun eh. Parang ma-outgrow mo na siya kasi marirealize mo na ang realidad na nakulto ka. Ganun. Mm-hmm. Correct. Ayan. So, may mga ginawa rin ng mga experiments. Dalawa yung nakita ko, yung Zimbardo Prison Experiment na puro volunteer siya na. Yung prison guards at saka yung mga prisoners, mga volunteers. So, yung experiment na yon, it will take 2 weeks. Pero hindi siya umabot ng 2 weeks with loan. Kasi naging abusado yung mga ano guards. So parang roleplay lang, oh, sali ka, bigyan ka ng pera, ikaw yung guard. Oh, ikaw naman, sali ka, ikaw yung prisoner. In a talagang kulungan na environment, after 6 days, putya, nag-iba yung mga, ano, yung mga guards, naging abusive. Kahit roleplay lang yun, ha, experiment lang. Kahit roleplay lang. Oo. Tapos yung mga prisoners, naging, ano naman, ano tawag doon?
yung ano yung kabaliktad nun? Submissive naman. Submissive na, submissive. So, nagkaroon ng emotional breakdown naman tong mga prisoners. So, kahit hindi totoo, naging totoo para sa kanila. Ayan. Meron pang isang experiment, yung Milgram Obedience Experiment. They wanted to see how far people would go in obeying instructions naman. Like yung nangyari kay Abraham. Oo. Merong instruction sa kanya, patayin niya yung anak. Patayin ng anak niya. It depends kasi kung sino yung nag-utos. Ito, pakita ko lang saglit. Maganda yun eh. Teka lang. Share screen. Ang experiment na ginawa niya ganito. Ay. Ito. Ito yung nag-experiment. Ang experiment nila, yung merong teacher, tapos may learner. Ang gagawin, sasabihin ni experimenter, o sige, magpa-spell ka. Spell apple. Sasabihin ng learner yung spelling nun. Pag tama, okay. Pag mali, gagawin ni teacher, kukuryentihin niya. Mm-hmm. E di, kinuryente niya. Hanggang sa, ang dami na niyang mali, kinukuryente niya. Pero si learner, aware siya na experiment lang yon. Hindi talaga siya nakukuryente. Pero yung teacher, he believes na totoo yon na may kuryente talaga. Tapos, ang nangyari dito, ito, conclusion, all of the participants went up to 300 volts. Totoong experiment to, ah. Yun na yung danger. Because the experiment told them to do so. Experimenter, may taga-utos na, sige nga, kuryentihin ko. Kasi inutos lang naman sa akin, wala akong pananagutan doon. Ayun. All of them, all of the participants umabot ng 300 volts. Tapos, two-thirds of the participants continued from there until the learner becomes quiet. Ibig sabihin, namatay na. Mm. Ginawa nila yon kasi inutos lang sa kanila. They trusted the experimenter. Dahil may authority na nag-utos sa kanila. Ganun yung naging behavior ng mga tao. So, kumbaga, meron silang basis kung ba't nila ginawa yun. May nag-utos. May nag-utos, may nag-manipulate sa kanila to do so. So, parang safe sila na gawin yun. Something na higher authority, ano? Oo, higher authority. Sila'y sumusunod lamang doon sa utos ng nakakataas. Ayun. Ayun. So, pag ganun din sa religion, obey and never complain. In the promise of walang hanggang buhay. Kaya may pumapatay din na sa ibang religion, di ba? Dahil nga, for the yung kanilang God. Ganun nila napasunod. So, ganun ang mga social experiments. Merong merong parang some sort of a divine command na pinasusunod sila. Divine command naman yun. Kahit na sa palagay mo parang mali, kung mo ang nag-utos ay divine, gagawin mo. Meron na wipe out, wipe out mo yung buong, tawag nun, i-genocide mo yung isang lahi kasi kalaban ninyo. Mm-hmm. Oo. Delikado. Pag ganun, hindi ka na nag-isip. Sumunod ka na lang. So, ganun yung social psychology. Ganun yung Broholi. Sumunod lamang. Mm-mm. Sumunod lamang. Takot ka, titiwalag ako. O, titiwalag. Pero lahat ng kamag-anak ko, kaanib, what will that make me? Na ako yung tarantado, ganun. Pero hindi naman. Pero hindi ikaw yung naman. Pasaway. So, hindi na lang ako aalis. Closet na lang ako. Oo, ganun. Kasi, kinoconsider mo yung mararamdaman ng iba.
yung feelings nila at tingin nila sa iyo. Baka they will think of you less dahil sa society. Ngayon, ang tanong dyan, paano na? Susunod ba tayo sa society o susuway? Sige nga. Radlon, ikaw. Hindi. Siyempre, kung depende kung saan maganda yung pakiramdam mo. Whatever rocks your boat, eh, doon ako. Kung komportable ka ganyan ng sistema, di okay. Pero kung halimbawa, meron naman kasing iba na ang tawag nila doon, Wakoli, mga non-conformist eh. Yung bang non-conformist na behavior, ang tawag nila eh, ano sila, di baling mabrand sila as black sheep, ganun. At ano, hindi sila, tawag doon maverick eh. Yung maverick, yung gumagawa ng mga bagay na hindi orthodox. Ganun. Unorthodox na tao. May mga ganong klaseng tao. So, kung gusto nilang ganon, ganon. Pero kung halimbawa, hindi naman komportable din siya yung ganong setup at mas komportable ka na nagko-conform lang sa kung ano yung norms ng society na kung saan ka nabuhay, eh di doon ako sa ano, kung saan ka komportable. Ganon lang yun. Kung sa ibang tao naman, kung gusto nila yung palagi silang ano, nagiging bida or nagiging kontrabida, eh sa kanila na yon. Pero sa akin personally, doon na lang ako sa ano. Kumbaga kung saan ako komportable na sitwasyon. Yun. So, i-consider mo yung mga nakapaligid sa iyo. Oo, yun, yun. So parang gigitna ka. Oo. Parang ano na kasi, parang hindi na kasi natin maano yan, Nicole, dahil alam mo, maliit lang naman tayo na parte ng buong sangkatauhan eh. Di ba? It is just so na dito tayo nabuhay sa era na ganito ang sistema. So, wala tayong magagawa kundi gano'n ang species kasi natin. Kung halimbawa siguro nabuhay din tayo dun sa mga panahon ng mga ancient times na hindi ganito ang setup. Well, malamang gano'n din ang gawin natin kung yung normal sa kanila noon. Kasi kaya nga yung dinatalakay natin dito, yung ano kasi, yung morality, nag-i-evolve yan eh, nag-iiba-iba yung ano eh, sa bawat era, sa bawat panahon, merong iba-ibang set of morals and norms na nasiset, which is yun ang nagiging ano, nagiging common. Pag hindi mo naman ginawa yung common na behavior na yun, masasubject ka sa mga persecution, mga pang-uusig, malamang kung halimbawa nabuhay ka during the time of the Inquisition, Bacoli, Inquisition, alam mo naman yun, di ba? Inquisition, noon kapag ka hindi ka nalaman ka na meron kang ibang paniniwala o laban ka sa church. Halimbawa, ikaw ay nagpa-practice ng paganism o di kaya naman ikaw ay nagpa-practice ng mga sorcery, eh sasubject ka, ihuhulihin ka, sasubject ka sa Inquisition. No? Ikaw siguro, para na lang mabuhay ka ng maayos, susunod ka na lang. Di ba? Kaysa naman magpa-torture ka doon sa Inquisition, kawawa ka naman. Hindi ka man lang ano. Di ba, may mga ganun kasi. Wala, ngaroon kasi, wala nang ganyan. Pero there was an era na ganun sa mga kasaysayan. So, they have to conform para mabuhay naman sila ng maayos. Diba? Mm-hmm. Kahit hindi naman 100% naniniwala doon. So, ganun lang din okay. Siguro. Sa so, nakikisama. O, nakikisama ka naman. Okay. Kahit mag-sacrifice ka na hindi man ako naniniwala eh. Yun, tama. Gagawin mo na lang din. Kasi minsan bawa puro Catholic yung kasama mo, tapos lahat sila magsisimba. Tapos ikaw, siyempre, ayaw mong matingin nila sa iyo eh atheist. Kahit hindi naman, makikisimba ka na lang din. Kahit labag sa iyo. 'Di ba? Ang hirap na. Sabi nga Bukoli, wala nang namang mawawala sa iyo. Wala kang mapapakinabang, wala ring mawawala. So siguro para na lang din ano, tawag nito, ma-appease yung kapwa mo tao, eh parang pakisama na lang din, 'di ba? Eh gagawin mo na lang. 'Di ba? Pero depende din kasi may ibang mga tao na ano eh, parang willing sila na i-risk yung kanilang some sort of, sabi na nila, political capital yung bang ano mo, yung plus points mo. 'Di ba? Mag hindi co-conform ka, 'di ba? Sabi nga nila sa politika, it is addition eh, hindi subtraction eh.
Ngayon, kung halimbawa meron kang opinion or statements na against doon sa karamihan, kung saan nababawasan yung political capital mo eh. Kumbaga, kung politiko ka, di ba? Merong iba, willing silang i-risk yung malaking political capital nila o yung kanilang reputation para lang panindigan yung kanilang ano, diba, yung kanilang prinsipyo mo ko. Mo, sabihin mo na, ay, hindi ako atin yan sa Katoliko dahil sa demonyo yan. Yun ang stand mo eh. Ngayon, wala kang pakialam kung magalit sa'yo yung kamag-anak mo, mga kapatid mo na ano, nasa sa'yo yun kung willing mong i-risk yun, yung reputation mo. Kasi masisira talaga yan. Pero depende na rin. Sabi nga, whatever rocks your boat, eh, ganun. Diba? Pwede ka namang mag-confirm. Pwede rin hindi. Depende na sa'yo yun. Pero meron nga lang din yung pros and cons sa society natin. Mm-hmm. Saka, ano, i-consider mga yung ibang tao. Ito, may papakita lang ako. Meron nag-share nito. Sabi niya, it's about time to delete my Reddit account permanently and go somewhere. A place that fits to me for good. Thank you sa lahat nandito sa subreddit for 2 months of reading and ranting. Thanks din sa mga users na matyagang bumabasa dito. Sana ay makalayos na kayo sa kulto. At sa dating church ko, MCGI, I won't say thank you, but toot! You completely destroyed my dreams and my life. See you in hell. Grabe, ano? Oo. See you in hell. Sumulat ulit siya. I want to tell you that I'm gonna delete my Reddit account for good. Medyo mahaba. Sige, basahin na natin mabilis. And before that, I wanna greet you sa mga nakaalis na sa Toxic Church. 3.7 na po ang subreddit. Congrats and more stories and runs to come. You know na hindi na ako masyadong nagpo-post ng mga rant after I left from their church, but I felt loneliness dahil I am completely missing from my family since I joined that crazy church 12 years ago, lalo na yung last week, Christmas. Sobrang inggit talaga ang nararamdaman ko. Tamo, naapektuhan siya nung society. Eh, kung halimbawa, kagaya niyan Bukol, kagaya ng ginawa niya, bakit siya hindi sumama doon sa Christmas? Dahil pinanindigan niya yung ano eh, yung sinasabi niyang aral eh. Yes. Kumbaga, nirin niya yung reputation at yung sinasabi kong political capital mo, matisod na yung pamilya mo. Pinanindigan mo kasi eh, nasa sayo na yun, kaya tingnan mo, nagsisisi siya. Yun yung society niya noon. Sumunod siya. Pero to, nainggit daw siya. I compare sa ibang tao o mayaman na family na nagdidiwang ng occasions like birthdays, family reunions, Christmas. Hindi naman pang mayaman yun eh. Kahit hindi ka mayaman. Ito sabi niya, pero ako, I could not stop crying in silence. And super angry ako dahil sa church na yan on a Christmas Eve. Paano na talaga ang buhay ko? Itinakwil na talaga nila ako ng sariling magulang ko. Dahil sa church na yan, how I can rebuild my life? Kung huli na ang lahat para sa akin, answer, no one knows. And since ayaw ko nang maniwala sa Diyos, I guess that I will never believe the existence of God. I am now an atheist. Never trust God and people anymore. Anong masasabi niyo dito? Baga naging ano na siya, Bukol eh. Baka ano na kaya yung pananaw niya. Experience yung brother eh. Mm-mm. Ano ba? Experience. Oo. Minsan kasi sana sa mga, as for me ah, marami akong pinasok na religion noon. Hindi naman kasi totally talaga lumilipat para sabihin na mali yung mga religion na pinasokan ko na mga nauna. Ang ginagawa kasi, ina-adapt ko mga religious belief ng bawat inasungan ko. Yun. Kumbaga ano, pinipulot mo yung mga mabubuting tinatapon mo yung balat. Kumbaga sa saging. Kumbaga sa ano, sa masarap na apple, doon ako sa pinaka po, yung kulay puti. Tinatanggal ko yung pula. Tapos yung gitna. Yun. Yung buto. No, yung buto.
Kasi pag dating kasi sa religious, may mapapaisip ka dyan eh. Nangyari yan sa akin dati na nung nalaman ko na yung tinuturo sa akin dati sa isang born again na yung Christmas is hindi totoo, wala sa Bible, yung mga ganyan-ganyan. Nag-nashock ako doon nung dumating na yung Christmas, sinasabi nilang hindi sila nagsasubscribe sa ganun na tradition. Pero, nagagawa pa rin nila. Oh. Diba yung example, yung hindi sila nag-Christmas, pero na ginagawa nila yung ano, yung madala tawag nito, yung pag-umagang mas. Oh, simbang gabi. Simbang gabi. Simbang gabi. Sa born again, iba tawag niyan. Parehos din. Parehos din siya, pero may ibang term kasi yan eh. Ayun. Nashock ako doon. Akala ko ba, Christian, mga born again, hindi nagsasubscribe sa ganun. Pero ginagawa. So, yun. Hinaya ko lang yung sarili ko na i-enjoy yung religion na yun. Agad sa dumating yung point na iba na yung nakita ko, lumipat ako na ano, ng ibang religion. Pero hindi ko kinilimutan yung doctrines ng religion na yun. Paglipat ko sa panibago, inaral ko lang rin. Pero may mga times kasi na yung family mo rin, dahil sa experience ng sa message na to na minsan, persecution ng mga ano, family na magulang, kasi baliw ka na. Mga ganon, na experience mo yun. Pero sa akin, wala akong pakialam. Bakit? Kasi yun yung ano ko, yung para sa akin, yun yung happiness ko sa sarili ko. Hindi ko siya tinik granted as ano, persecution. Hiniya ko lang silang magsabi ng kung ano sa akin. Like, sabi mo, nagiging ka ng baliw, nagiging ka ng fanatiko. Wala akong pakialam doon, basta ako nag-enjoy. Ganun yung sa akin. Hanggang sa marami na akong napasukan, ang pinaka-nakakatawang experience ko na napasukan ko, INC. Kasi nung unang pasok ko, pagbungad na pagbungad sa akin, pagbungad ko sa loob ng pamahayag. Kasi nangyari yun sa ano eh, Saudi Arabia. Last 2018. Halos 3 months ako doon, 3 months to 4 months. Alam mo unang bungad sa akin, nung nakita ko sa loob ng ano, parang kwarto lang. Ang sabi doon sa mga nakikinig, ang mga Katoliko sa demonyo. Ang CGI sa demonyo. Talaga? Oo. Akala ko hindi nila binabanggit MCGI doon. Binabanggit nila yun. Ano ba yan? Nangyayari yun sa pamamahayag. Okay. Tapos ang natatawa ko dito kasi hindi matanggap nila revealer. Kasi kuwento ko yung revealers. Sa ano, platform. Sa TikTok. TikTok yun. No? Sabi ko, pro revealer, nung nag-attend ako ng pamamahayag sa ano dati, sa Saudi Arabia, mga iglesia, pati yung Jaco, no, pagkatapos namin magpamahayag, mga katrabaho ko sila. Nainom kami, nagsigirilyo kami, nagamit kami ng mga bawal na gamot. Sabi niya, sinong mga yan? Kasi baka daw mga tiwalag. Sabi ko, hindi pwedeng tiwalag yun. Kasi, kakasakasama ko sa trabaho yun. Nagsisimba pa, ay nagsasamba pa sila. Ano? Hindi sila magpapala. Yun yung hindi matanggap ng mga, ano, mga ANC sa, ano, sa TikTok. Kaya nga sa TikTok dati, February, March, April, hanggang May, pinagbantaan ako ng mga yan. Ah, oo. Nakiano ko. Pinagbantaan nila ako yung dati. Yun yung experience ko sa, ano, sa mga religion yan. Kaya nung time na nakaalis na ako, sabi ko sa sarili ko, di na ako mag-subscribe sa Bible. Ang ginawa ko nun, hinaya ko yung sarili ko na maging omnisive. Omnisive, yung naniniwala ka na yung mga lahat ng relihiyon na yan. Lahat. Totoo. Oo. Pero ang view ko dyan, bahala na kayong mag-away-away. Enjoy ka na lang makinig. La Totoy Vivo, di ba? Entertainment. Yun,
pumasok na ako sa ano, sa pagiging agnostic. Pantheism, pinasok ko. Kumbaga sinubscribe ko lahat para mas malaman ko yung ano. Nung napasok ako sa ano, sa Hinduism tapos Buddhism, doon ko mas nalaman yung ano, yung enlightenment. Yung talaga, ang dami pa lang pinasok ah. Pati Hinduism, di ba? Oo, matindi. Matindi, malupit. Enlightenment. Inaral ko yung enlightenment sa Buddhism. Kasi mas realistic ba yung ano, yung turo ng Buddhism sa mga religion. Para sa akin, yun. Na nga eh. Talaga. Magandang topic yan eh. Oo. Napanood mo ba yung ano, Broccoli? Yeah, alala ko si ano eh. Yung character na movie, kung napanood mo yung movie na The Life of Pi? Apo. Pi. Yung ano, may kasama siyang tiger, di ba? Sa market. Sa bangka. Si Pi, bangka ba yun? Oh, si Pi, ano siya eh. Inaniba niya lahat eh. Hindu, Christian, Muslim. Lahat ng religion. Sabi nung ano ba, paano ka nananalangin? Sabi nung nanay, tinanong siya doon sa ano, kainan nila. Lahat ng mga religion na major, inano niya, inaniban niya. Parang naalala ko yun. Oh. So, anong naging ano mo, Sir Pantas? After mo pag-aralan lahat, ang kinabagsakan mo agnosticism o atheism? Agnostic. Agnostic. Sabi ko na eh. Pero yung talaga yung pat eh. Considered ako as atheist kasi para sa akin yung deity ng ano ng Sumerian hindi talaga just para sa akin. Walang ano. Okay. Agnostic diba, atheist. Ano, di ba sir, advisor ang actually lahat naman ng tao atheist eh. Kasi di ba halimbawa, hindi atheist halimbawa. Diba, ikaw ay Christian, naniniwala ka sa Judeo-Christian God. Pero pagdating naman sa gods ng Hindu, hindi ka naniniwala doon, di ba? Atheist ka for them. Atheist ka para sa perspective ng Hindu. Hindi naman yan eh. You are one god further lang, di ba, sabi nga nila. It depends na. Kung sino ang Diyos mo. Sa perspective ng, ano, sa perspective ng Islam, Muslim. Ayun nga. Wala doon sa ala nila, di atheist ka para sa kanila kasi ang pinaniniwalaan mo, Diyos ng Diyos-Diyosan. Oo, oh, di ba? Oh. Atheist ka para sa perspective ng Islam. Diba? Mm-hmm. Ano ka? Pagan. Sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. So, mission, nandiyan ka ba? Lagot ka, mission. Kaka-research yes. mo. Baka daw kabagsakan mo agnosticism. hindi naman. Sino may sabi? Si Alien. Si ano? Ganun. Advisor. Hindi naman. Kasi alam mo, sinubukan ko rin na maging agnostic eh. Itong mga nakaraang buwan. Ay, hindi mo matanggap. Ayaw tanggapin ng sistema ko eh. Siguro, nasa tao na lang kasi yan kung gaano siya, gaano kalakas yung kanyang paninindigan pagdating sa mga bagay-bagay. Ayun po. Hanggang kailan? Parang ganun. Ayun. Hanggang kailan matotolerate tong ganito? Whatever rocks your boat. Ayun yun. Pero sir, sino yung nagsalita kanina? Yung naging nag-aral ng... Sir advisor. Sir advisor. Tanong kita bro, saan ka nagsuri ng Hinduism? Hinduism sa mga kaibigan kong ano, Indiano. Okay. Nagtrabaho kasi ng mura ako ng Saudi. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Kasi ako kasi dito kasi sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas kasi, meron kasi... May Hindu dito sa Pilipinas. Meron. Meron mangilang-ilang devotee. Ang tawag sa kanila, devotee. Deboto. Ng Hindu. Deboto. Yes. Meron dito. Actually, may sinend akong picture kay Broccoli. Ayan. Si ano yon si Guru Maharaj. Ayun, ipinakilala sa akin yon. Nagpunta siya rito nung ano eh, December 23. Oo. Oh, yun. Kuya, Mission Kristiyana, ang tawag dun sa mga
preachers ng Hindu, no? Guru. Yes. Guru. Diba? Guru. Yes. Guru. Yes. Diba? Guru. Sadguru. Guru. Mm. At yung mga guru na yan, may mga level yan. Yung naka-orange na yun, yung pinasa ko kay Broccoli, Vrajavasi. Meaning, ano na siya, mataas na yung kanyang kaalaman. Pagdating ah, sa mga color, scriptures. Naka-orange, oh. Naka-orange na yun. Kumbaga sa, ano, kumbaga sa mga pari, may mga level kasi yan eh. Merong exorcist, merong... Exorcist? Oh, merong paring exorcist. Sa pari, baga meron may mga level kasi yan eh. Meron pari na sobrang galing sa Hebrew, etc. Kanya-kanyang expertise, no? Yes. Okay. So, ano pala? Paano na yan? Kasi kung literal mong hanapin ng Diyos, hindi mo makikita eh. Hindi mo siya nagpapakita eh. Broccoli, nandiyan si Clancy. Ano naman ang kanyang perspective sa ano? About naman yung mga, halimbawa, yung mga kagaya. Hindi, si Clancy, mga... nakita na niya ang Diyos. Nakita ko yan na nga. Ah. O, ano din kasi yan eh, meron, all throughout history, sa ancient history, may maraming ganyan eh. Diba, yun nga lang tinalakay na rin noong nakaraan, yung mga Essenes, yung mga, yung sinasabi mga Gnostic, Broccoli, na iba yung kanilang paniniwala. They do not conform with the norms eh. Kasi diba, yung norm noon, yung ginawa nilang norm, yung Nicene Christianity, di ba, yung napag-aralan natin, yung big church na sinasabi, Nicene Christianity, yung sila, hindi sila nag-conform doon eh. Bahala na sila kung inusig sila. So, iba din yung kanilang ano kasi, yung trip nila, yung sabi nga ni Francis, baka yung iba nagtitrip din ng, ano, halos, ang tawag nun, psychedelics or mushroom ba? Oo, andyan diba? Ka ba, Clancy? Sige, pakinggan natin si Clancy. Yo, nasa restaurant, anong meron? Tinginig lang ako. Tama ba, Clancy? The only way to see God is to get high? Not necessarily. Pwede kang, ano, pwede, ano kasi, ang hirap kasi pag sinabi mong God eh, meron na tayo agad biases. Baka ang isipin ng iba, yung Abrahamic God nila or God ng Hindu. Yung God, siguro para sa akin na tinutukoy ko, yung hindi ko ma-explain. Yung dahilan kung bakit from atheist agnostic, naging theist agnostic ako. Hindi mo maipaliwanag eh. Usually na alam niyo yung mga kwento ng mga NDE, near-death experiences, hindi ba pare-pares yung pattern na sinasabi nila na nakita nila yung may nakita silang somewhere or something. Oh, similar yung Tisoro, experiences. Tisoro. Nakita niya si... Nakita daw. Si Abraham. Pero magpo-pushback pa ako doon. Kasi yung kay Zorro, pwedeng, yes, hindi ko rin pwedeng expel yung experiences niya. Magkaiba kasi yung minsan illusion na... versus sa psychedelic experience. Kasi naranasan ko na parehas din yun eh. Dati nung nasobrang puyat. Nag-hallucinate ka na. Naka-base pa rin sa reality yung mga nakikita mo pero hindi nandun. Iba yung psychedelic experience eh. Na yun nga yung nire-research nila ngayon. Na ikinoconnect nila yung ancient early members ng Christianity na most probably kasama sila dun sa fertility cult. Illusion. With ano, yun nga, na nagpa-practice sila ng mga shamanistic ritual na yon. And even yung mga early philosophers, nabanggit ko na rin nun, na pag lumalabas sila dun sa rituals na yon, yun, may patterns na hindi na sila takot mamatay. Alam mo yun, namatay na yung ego nila. So maybe yun yung divine experiences para sa kanila. Eh yung ancient Amazon culture, di ba? 15,000 na silang gumagamit ng ayahuasca. So, it dates back sobrang haba na nung ano na yun. So, maybe yun yung God sa kanila. A glimpse into what is unknown na hindi naman mo yun ma-explain kung ano. Mm-hmm. So, tingnan natin. Ang dami ngayong research na ginagawa patungkol dyan. Kasi ginagamit na nilang medicine para sa PTSD, extreme depression. So, abangan natin. Oo. So, kailangan mo i-stimulate, no, Clancy?
Kasi ah, yung under, yung kay Zoro, ano siya, naka-anesthesia siya eh. May tinurok sa kanya. So, naka-fentanyl yata. Fentanyl. Kung sober ka. Fentanyl yun. Sober, pwede rin. Paano? Meron. Meron mga nakakagawa. Yung mga Zen Buddhist. Kaya nga na-develop. Merong libro na tinatawag na holotropic breathing. Type ng meditation. Na kaya mong i-attain yung state na yon through na walang ini-induce na kahit ano. So may mga nakakagawa nun. May kakilala ko isang tao na-compare niya kasi may psychedelic experience din siya dati. So mahirap gawin yon. Kaya yung mga yogi, di ba? Maghapon yun ang ginagawa nila. Meditate, breathing exercise, sound bath. Tapos may nakakarating sa hindi, state na yan. Anong ginawa niya? Kasi tingin ko nasa isip niya lang yun. Diba, in-empty niya, nag-meditate siya, in-empty niya yung mind niya. So parang subconscious, nasa brain pa rin niya. Ang hinanap namin, yung nandyan, sa harap mo, gising ka, you're awake, kita mo. Ito kasi, para masabi mong hallucination yun, nakabase sa reality eh. Pero kung yung nakita mo, na sobrang complex, nun mo palang nakita, na never mo pang na-imagine man lang. May mga ganun. Ang observation, ang sabi nga ni Stamets eh, ay yung isa sa pinakamakilalang ano. Hindi ko alam na sa kanyang nagaling yung quote, pero may narinig ako sa scientist na, it's more real than real. Ganun niya i-interpret. Not literally, pero I mean figuratively. Ganun ka-real. May ganun din kasi pag nananaginip ka eh. Yung vivid dreams. Lucid dreams. No, mababaw yung lucid dreams. Kasi yung lucid dreams, kung hindi na nangyayari sa yon, pwede mo rin i-induce dyan pag nag-take ka ng blue lotus tea. Yun yung tinetake ni Cleopatra. Mag-i-increase yung lucid dream mo yun. Lower level yun. Hindi pa ganun kaano ang lucid dreams. Versus din sa psychedelic. In comparison na. Ano lang naman to, anecdotal, pero back din ng mga experiences ng mga ibang naka-experience. Okay. Kasi I think pagka naghanap ka ng Diyos, magsisettle ka na lang talaga sa isa eh, na faith talaga ang lundo eh. Kasi hindi mo faith makikita eh. Hindi mo siya nagpapakita eh. Hindi mo talaga makikita kasi ewan ko kasi nag-subscribe din ako sa simulation eh. Kung yun yung idea talaga ng Diyos. And until merong bagong matuklasan na naman na bagong knowledge. So hindi naman tayo ako, hindi naman ako merit sa ideas ko. Yun ang hindi ko pinapractice. Ang pinapractice ko na magbago kung may mas magandang idea. Yun, maganda yun. Pero ang ba, si Mission, hanap siya na hanap. Oh, siyempre, after ng Hinduism, Mission, lilipat ka ulit. Kasi hindi mo nakita doon. Or, magsettle ka na dyan. Or, paano ba? Multiple? Pwede ba sabay-sabay? Kasi multitask? Sa Hinduism kasi, natutunan ko, lahat ng religion is nirespect nila. Tsaka sila, hindi sila naniniwala sa conversion. Actually, wala nga nangyayaring evangelization movement sa kanila. Unlike sa Christianity, talagang evangelize. At ang Buddhism is nag-evangelize din, tsaka yung Islam. Pero ang Hinduism, hindi. Kasi ang paniwala ng Hinduism is ang Hinduism or Sanatan Dharma. Ibig sabihin niya, way of life. Yun, oo. Parang dyan ka magsisettle eh. Pucha, kakahanap ko. Gawin ko na lang way of life. Way of life. Tsaka yung word na Hinduism daw, hindi raw talaga tama. Ang bakit? Tamang term talaga is, yung Hinduism kasi, ano yan, bansag kasi yan eh. Bansag. Paghihiwalay ng ano yan eh, paghihiwalay ng ilog na Indus. Indus Valley. Yan. Doon nagsimula yung term na hindi, di ba? Lobrad-lob. Oo. Tsaka, ang tamang pangalan talaga is Sanatan Dharma. Matindi. Oo.
Tsaka yung sa kanila. Sa kanila walang conversion. Walang ano, walang proselytizing, 'di ba? Yes, kasi yes. Yung Bukoli, yung ano, yung napag-usapan natin noong nakaraang week, 'di ba, yung about sa history, ano nung nangyari sa first century Christians, Bukoli. Kasi yung doon, meron kasi ako napakinggan na scholar na before doon nung era na yun, kasi yung era na yun about sinasabing first century AD na yan, talaga nagko-compete yung iba-ibang mga cult noon, naglalabasan yung mga sinasabing savior, ano tawag nito, dying and rising savior deities, kagaya ni Osiris, Jesus Christ, si Tammuz. Sa iba naman kasi si Tammuz, yung iba naman Bukoli, si yung sa Egypt naman si Osiris, may kulto rin yun. Kumbaga, hindi na sila kagaya nung dati na paniniwala kagaya sa Greek at saka sa Roman mythology na maraming Diyos na kagaya ni Zeus, Poseidon, mga ganon. Hindi na ganon ang trend noon. Na-divert na into singular savior deity na ba, Jesus Christ or Osiris or Mithras, ganon. So, doon na na-transform, doon na rin nagsisimula, Bukoli, yung concept ng about sa proselytizing. Yun bang magko-convert ka ng mga member, nangangaral ka para dumami yung grupo? Kasi kung obserbahan mo, Bukoli, before that era, di ba yung mga religion ng Judaism, Zoroastrianism, yung kagaya ng ancient religion sa mga Sumerian, ganun, hindi naman sila nagpapalaganap. Hindi. Tama yung sinabi niya. Ano, sa kanila, pag pinanganak ka, halimbawa, Hudyo ka or Israeli ka, naturally, pag Hudyo ka, pinanganak ka, automatic, ang practice mo is Judaism. Hindi ka magiging ano, kumbaga hindi ka na ano, naanib sa Judaism, kundi naturally by birth you are, yes, ano, diba, kung Persian ka naman, Zoroastrian ka malamang, kung Egyptian ka naman, doon ka naman banda sa mga religion ng Egypt. Depende sa kung Indian ka naman during that time, malaming Hindu yung iyong ano, Hindu yung iyong magiging religion, masasambahin mo sila Krishna, ganun, sila Lord Shiva, ganun. Pero na ano yun, sabi nga Bukoli, nag-evolve din eh. Nag-evolve ang religion eh. From ganun na religion na by birth ang affinity mo sa iyong religion, naging proselytized na. Yun bang manghihikayat ka na parang networking? Proselytized na. Oo, tapos sila maglalaban. Kagaya nung nangyari noon sa ano, doon sa parang, kasi Roman Empire yan eh. Yung Roman Empire, marami sila nasakop na bansa. Sa iba't ibang bansa nung Bukoli, may naglilitawan ng mga kulto. At nagko-compete sila kung sino yung pinakamatindi sa kanila. Amin dito, Osiris kami. Amin dito, Tammuz. Or si... sino malakas na Diyos? Sino malakas? Tapos dito naman, sabi nga nung... ano, malamang si Jesus Christ ay ang Jewish version nung sinasabi ni Bukoli na dying and rising Savior God. Kumbaga, siya ang Jewish. Dito siya banda sa Israel na bansa. Siya yung ano dito. Siya yung ginawa nilang parang pantapat doon sa mga kulto na nangyari. At ang dito Bukoli, yung proselytizing, yun bang magpapalaganap ka na? Kasi nabasa, Bradlon, sa Biblia, yun. Sa ano ba yan, sa Mateo. Magpapalaganap. Oo. Yun, so, na. Yun yung ginagawa nila. Parang yun na nga yung Bukoli. Yun yung pinagbasihan nila. Parang nag-evolve din yung ano, sinasabi ko, yung norms, di ba? Yung norm yung pinag-usapan natin ngayon, norms and practices. Na dati-dati, pag may religion ka, depende kung saan ka pinanganak. Bawa, ikaw ay Hudyo, Judaism ka, automatic. Pero nag-evolve na, nagka-mix-mix na, meron ng proselytizing. Umanib kayo dito, itong pinakamalakas na Diyos. Delikado yun. Pagka ganun, papakainin mo, tas aanib sila. Mas gusto ko yung hindi nanghihikayat. Badlong. Na pero, Bukoli, yung Vedic religion is talagang ano siya eh. Merong isang ano diyan, Swami, si Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, siya yung nagdala ng ano, Hare Krishna or Vedic religion doon sa US. Okay. Si Jagadguru yan. Hindi. Si ano, si Swami Prabhupada, bukod pa yun. Si Prabhupada. Prabhupada, yan. Tapos niya, nagpunta rin siya dito sa Pilipinas noong 1970. Ilang araw lang siya dito. Tatlong araw lang ay tinagal niya. Okay. And then doon, hindi naman siya yung tipong yung sasabihin na ipil na ito ang totoo. Hindi. Kumbaga na gano'n lang siya. Sinabi lang niya na ito yung religion na ganito. Ganyan. Walang conversion ang nangyari. Pero
ang bilis lumaganap. Yan sa part ng US, ang dami ng, marami ng ano dyan, marami ng follower ng Vedic religion dyan. Mga Amerikano. Ano, Hare Krishna. Yes. Pero hindi sila, ano, hindi sila nanguusig na iba. But, ay, ano, hindi. Na kasi wala ginawa yung, ni Bess, putya, siniraan lahat. Yun, tinira ng tinira. Ayan si Katoliko. Wala silang ganun. Yung sinasabi na yan ni Mission Christiana, yung ano, naging popular yan dito noon sa Pilipinas, yung tinatawag na Hare Krishna na group. Yun yung mga yes. style, parang hippies lang yan eh. Kasi member na, kasi si Bhakti Hindu si ano eh, yung isa sa member ng Beatles eh, si George Harrison. George yata, Harrison, eh. yes. Oo. Isa siyang Hindu, Brokoli. yes, siya. Hippies, yung hippies cool na. Cool lang. Cool. O yun. Ano lang, nature lang yan. Tapos at saka dito sa Pilipinas, may mga grupo kasi. Una is CON. Mm-hmm. International Consciousness for International Center for Krishna Consciousness. Tapos meron pa isa, yung Chaitanya Mission. Chaitanya Mission. Sa parting Mindanao yan eh. Tapos yung isa, yung Gaudiya Math. Tatlo yata. tatlo yung group na yan. Isa lang ang mission yan para ipalaganap yung holy name na tinatawag. Yan nga yung Hare Krishna. Yan, matindi yan. Naka-orange yan kapuli. Naka-orange. Yes. Pero mission. Naka-orange. Apo. Yung mga naka-orange po, yun yung talagang walang asawa. Kumbaga meron silang vow na yung kanilang sarili is i-dedicate lang nila sa pagpa-propagate ng holy name. Mm-hmm. Tapos yung mga nakaputi naman, ay naman yung mga may asawa, yung may family. Parang ano yan. Lang, taekwondo, may mga yes, kulay. Yes, parang ganun. Black belt, yes, paano, white belt. Ano po yung broccoli? Hindi, kasi galing ka MCGI, so pag punta mo ng Hinduism, maraming Diyos over ilan ba? 3,000 ba? Actually, hindi naman talaga yung maraming Diyos. Yung sinasabi nila kasi, mga demigods yun. Demigods, okay. Yes. So, hindi pure-blooded. Isa lang kasi yung pinaka-supreme Lord. Sino ba ang yung supreme dyan? Si Lord Krishna. Krishna. Hare yeah. Krishna. Yung highest si Lord ranking. Siya talaga yung supreme Lord, si Lord Krishna. Okay. Yung iba, paano na po yung iba? Yung iba, demigods na yun eh. Si Ganesh. Ibig sabihin, tao ang parent ng isang parent. Just paano kasi, malawak kasi yung ano yan eh. May Hanuman. Mga books ako niyan dito. Ay, si Hanuman G. The monkey god. Monkey king. Si Hanuman G. Ano naman yan, demigods din yan. Hindi, ang tanong ko, how do you feel na mayroong mga demigods na dahil galing ka sa katuruan na isa lang ang Diyos dapat? Sa Kristyanismo? Mm-hmm. Kahit sa si Allah, di ba? Sa Islam. Oo. Isa lang. Ano naman, parang ano, nanibago. Ganyan. Sabi ko parang ang dami. Hindi mo ina-accept? Parang chill-chill ka lang. Siya totally ina-accept. Ano lang, yung parang inaano ko lang siya, kinikilala ko lang na mayroon palang ganito. Baka na-appreciate mo lang yung culture nila. Pero ang reality niyan, ang inaalayan lang talaga ng worship or puja is si Lord Krishna. Siya lang talaga. Parang yan yung Christ ng ano eh. Yung Hindu. Yung mga guru, una muna, guru. Dadaan ka sa guru. Kasi yung mga gurus kasi, sila yung pinaka-mediator. Wala kasi nakaka-direkta ng panalangin kay Lord Krishna. Parang sa Christian... Babae? Alin? Krishna. Mukha siyang babae. Babae. Ah, babae talaga? Yes. Oh. Violet yung kulay, di ba? Si Lord yes. Krishna. Oo. Babae. Tapos yung may dalawa... Kung minsan may mapapansin kay dalawa, ang tawag dyan, Radha and Krishna. Jawa niya. Asawa niya. Ganun talaga badlo, no? Yung mga Diyos, talagang partner sila. At saka ito, Broccoli. Si ano, si, ano. Ito pa, Broccoli, may similarity yung Jesus Christ at Krishna pagdating dun sa, ano, sa kanilang, kung paano sila nagsimula. Ano? Si Jesus Christ nung ipinanganak sa Sabsaban,
Punta lang si Lord Krishna. Ganun din. Similar na similar. Din? Similar din. Parallel din. Opo. At take note, yung Vedic na kasulatan, yung Bhagavad Gita, is nauna pa sa Biblia. Bible, nauna yun. Nauna pa. Oo, tagal na yan. Hinduism, 5,000 years ago. At saka yan. Message ni Lord, ang mission ni Lord Krishna dito sa ano sa lupa is spread love and devotion. Samtang si Jesus Christ, ganun din. Spread love and devotion. The golden rule. Oo. Tapos ngayon, nung ang ikinamatay din ni ang kinamatay naman ni Jesus Christ is sa pako. Ipinako. Samantalang si Lord Krishna ang ikinamatay naman yung napana siya dito sa paa. Parang napako din. Ganun ba? Ah, parang si ano, si Achilles. Si Achilles, Achilles. Ah, similarity. Nako. May similarity. Diba? Hindi, ito. Ano? Kung pinanganak siya sa Sabsaban, sinong parents ni Krishna? Lord. Na ano ko na, nakalimutan. Pero hindi siya ang highest kasi may parents siya na mas malakas sa kanya. Actually, si Krishna nga, Broccoli, siya ay ano eh, avatar of God lang din eh. Kasi diba sa Christian theology, diba may Trinity, yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa ano din kasi, sa Hindu, merong tinatawag, Broccoli, na Hindu Trimurti. Yeah, yung Trimurti. The, ano, one God, three persons. Yung si Lord Shiva, Lord Brahma, Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord tawag isa si Shiva o Shiva Brahma and Vishnu. Om Jaya ayun. Shiva. Ano may mantra kasi yan eh. Ang dami nila. May mantra yan ito. Banggitin ko yung mantra. Om Jaya Shiva Om Kara Vaja Jaya Shiva Om Kara Brahma Vishnu Sada Shiva. Yan, tatlo ang binabanggit. Parang sabi nga nila Bukuli, parang diyan daw kinu parang yung concept about Trinity. Mas nauna to eh. Mas nauna yes. to eh. Tama. Doon din galing yung idea na yon. Tatlong persona isang Diyos. Naunang ano. So hindi si Krishna. So parang ano lang siya, anak lang. Kasi ito sabi dito, supreme. May mga ganito rin sa ano eh. Ancient mga clay tablets. O sa Sumerian. Meron ding malakas eh. Merong mga anak-anak. Si ano, si Brox, puntahan niyo po yung ano, ISKCON. Type niyo po dyan, ISKCON. ISKCON? Ano spelling? I-S... Sige. I-S... I-S-C-K. Sige, type niyo po sa Google. ISKCON, Temple of Zeus. Temple yan eh, ISKCON. Hindi. Ayan. Yeah, ah, click International lang, Society for Krishna Consciousness. Ayan, ISKCON. Hindi, ang tanong ko dito, kung si Krishna ang sasambahin mo, ba't hindi yung mas malakas, si Brahma? Eh kasi sa ISKCON kasi siya yung pinaka-supreme God. Parang may mga sekta din yata yan, Bukoy. Sekta lang din. Parang sa Kristiyano to, hindi ba? May iba sumasamba kay Kristo. May iba, hindi sa Diyos. Parang yes. Ganun din sa Hindu. Meron ding sekta-sekta. Ito ang natutunan ni Mission Kristiyano. Itong sa ISKCON na version yeah, si Kristo. Yeah. Pinaka, ano, Ayos. Pero dun sa... Amin kay Brahma eh. Oo, sa Brahma. Sa akin, tinuro si Brahma. Brahma. Doon ako sa mas malakas. Choose your God. Diba? Parang si Krishna may, kasi. May tatlo. Jesus Christ. May tatlong avatar siya ng si Brahma. Oo. Hindu Trimurti. So parang ganun din, no? Nagliliwanag sa akin, Badlone. Oo, parang ito na yun. Di ba? Parang... Nagturo ng, ay, nag-aral ng reincarnation sa, galing sa Hindu. Mm. Oo. Actually nga, Broccoli, meron nga din ano, yung si ano,
di ba yung sa sinasabi natin noong nakaraan about tinatalakay natin yung anong nangyari doon sa first century Christian. Yung isa sa mga church father kasi yung si Origen, naniwala yun sa reincarnation eh. Kaya yung ano yung hindi pa buo yung church noon, ano meron mga church fathers naniniwala sa reincarnation eh, kaya hindi talaga din sila 100% pa talaga doon sa hardcore na ano, nire-reject nila yung concept na reincarnation kasi mas nauna kasi itong Hindu eh kaysa sa Christianity eh. Kaya yung hindi nakapagtataka yung pati yung paniniwala ng Hindu na reincarnation, merong mga church fathers naniniwala sa reincarnation. Actually sa Biblia, yung talagang original na Biblia yun, nung hindi pa na-alter, merong doktrina ng reincarnation. Inalis lang talaga. Talaga? Oo, meron. Saan aklat? Inalis yun eh, sa bagong tipan yun. Hahanapin ko. Parang pagka saan yata nakuha yun, ko yung book. Parang yun yasa yata yun sa reject brocoli ng mga ano. Anong book, brother? Hindi, ano, wala pa, hanapin pa. Kasi, tinanggal siguro dahil magkakontra yun dun sa sinabi nung propeta na itinakdaan ng Diyos na tayo mamatay na minsan. Yes, oo, yung sa Ebreo. Ah, Ebreo ba yan? Oo. Actually nga, Brocoli, si Origen nga, yung sinasabi ko na si Origen, later on, dahil dun sa paniniwala niya about sa, ano, sa tinatawag na incarnation, kinundem siya ng mga, ano, kapwa niya mga church father eh. Kasi yun nga eh, iba yung paniniwala stand niya about sa ano, afterlife, reincarnation. Eh yun na nga ang problema kasi diyan, yung talaga sinasabi ko, dinidemonize agad yung mga contrary ng paniniwala. Yun yung ginawa nung Nicene Church na yun, Bukol eh. Yung Nicene na buo na yun, parang kinundem nila lahat ng mga kokontra sa kanilang napagkasunduan doon sa council. Kaya lahat nung nandun sa Nicene Creed na sinasabi, yun ang susundin nila. Pag merong kang nilabag doon na sinasabi doon sa Nicene Creed, i-declare kanila as heretic. Ayun. Heretic. Oo. Iaano ka, saka, ostracize. Broccoli, anuin mo, i-search mo rin yung sa Jagannath Puri. Andon, merong ano doon, merong account na naka-preserve. Talagang yung account ni Jesus Christ na nagpunta siya sa Jagannath Puri. Nung nawala si Jesus Christ, nung silent era nung oh. Sabi ni Gansi sa Egypt daw. Sa India. Sa India. Nandun, nasa Jagannath Puri. Iniingatan talaga. Nagpunta sa Japan. Iba-iba talaga ng ano, no? Kwento. Ang daming kwento. Sa Japan daw namatay, ah. Ayun, welcome kay Mac. O, ito naman. Ang founder ng ano, pinakamalakas na iglesia. Sa Japan daw namatay. Pinakamalakas na Diyos na ano. Ay, Mac, nakita mo ba yung angel na dinescribe ni Ezekiel? Oo, nakita. Oo. Kamukha ng ano, Diyos mo. Diyos natin. Oo, nga, yun. Ayun, no? Actually, isa yun sa mga patunay na totoo ang flying spaghetti marks. Hindi, ibang iglesia naman. Nakikinig sa atin si Totoy, nagko-comment sa Facebook. Ang galing yung ano na yan, yung picture na yan. Galit na galit si Totoy. Ito yung dinescribe. Dinescribe ni Ezekiel. Oo, dinrowing niya. Dinrowing lang from the descriptions. Oo, ganyan, no? Interpretation, kumbaga. Huwag daw matakot. Yeah. Pero pag nakita mo, nakakatakot dahil mata. Diba? Isa yan sa mga manifestation of flying spaghetti monster. Actually, yung mata na yan. Ah. Diba? Ayan, puro mata, diba? Googly eyes yung tawag dyan. Googly eyes. Googly eyes. Pa, sinusuportahan ba ng mga scholar ito? Itong... Siguro... Mula sa ano, sa School of Theology ng MCGI. May ganun ba? Totoy Bibo. Ayos, ang ganda ng pagkakaano. Ilan ang ano niyan? Itong mata ba yan? Hindi, madami yan. Di ba thousands yung eyes nung nakita ni Ezekiel? Mm-hmm. Wala. Sa Ezekiel, kinuha yung konsepto. Oo, yung description. Ah, okay. Wala siyang ano, wala siyang blind spot kung ano, wala siyang blind spot. Talaga walang makakatakas sa paningin niyan. Naalala ko yung sinabi ng ano ng born again dati kadibati namin. Sabi, 'di ba ang sinasabi ni Soriano kapag sinabing may pang-upo, may puwet. Mm.
pag sinabi ba ng Diyos na nakikita niya lahat ng bagay, ibig bang sabihin na maraming mata yung Diyos? Oo nga, no? Ano ba siya? Pinya ba siya? Kita niya lahat, nakakatakot. Lahat ng ano, pag nanood ka ng Bold, Badlon, pag nanood ka ng Bold, patay. Nanood siya. Walang tago. O namimili siya. Nabucha, Badlon, nandun na naman, nanood na naman. Tignan ko nga yung iba. Para may ano siya, marami siyang monitor. Sabi ni Totoy, bakit daw, ano, ikaw lang naka-open cam broccoli, mga duwag ba yung mga kasama mo? Oh, mag-open uy, cam nagbabalik si Totoy. Ha? Ano ba ang pakialam mo? Eh, itong gusto namin. Brother Totoy. Hindi. Actually, I love you. At least may boses. Kasi yung ibang ano nasa Facebook, walang muka, wala rin boses. Keyboard warrior lang. Yung sinasabi ni Kuya Adel. At least ako may boses. Pasok ka daw, Totoy. Gugulo naman si Totoy. At least, ano, nakikinig siya sa atin. I-accept mo ba, Brox? Pag pumasok? I-accept mo pag pumasok? Oh, why not? ang tanong ko dyan kay Totoy, kapag ba siya nagla-live, laging naka-open camera niya, hindi naman din. Hindi rin. Minsan lang din naman. Oo, pag nakantsawan, or pagbibigay siya stars. Stars. Gifts. Wala to. Sige, pagtanggol mo yung si YH. YHW. Inugat ko sa galing yan eh. Minor god yan eh, sa Kainan. Kainan. It actually makes sense, no? Yung sinasabi mo na yon dun sa live na yon. It made sense eh, kung bakit nagkaroon ng time nung panahon ni Jezebel na si Baal yung ginawang Diyos ng Israel. Mm-mm. Kasi magkapatid pala sila dun sa ano, sa mythology. Oh, sa ano, sa pantheon. Sino magkapatid? Pantheon. Magkapatid si Baal at si Yahweh. Ay pucha. Oh, talaga ba? So anak El. Sila ni El. Oo, si El, El yun. El yun. Oo, ah, tapos magkapatid. Meron pa silang isang kapatid na babae naman, Aserak ba yung pangalan nun? Hindi ba Asher. Asawa si Ashera? Asawa ni YH? Asawa niya. Asawa niya. Tapos, kanya-kanyang god kada area. Si, ang nagkataon si, lang pare-pareho lang. Nagkataon lang sa Israel, si Yahweh yung Diyos niya. Dun sa other area, sa Moab ata, si Baal. So, nung naging asawa ni Jezebel, yung hari ng Israel that time, ang Moabita pala to si Jezebel. So dinala niya yung Diyos ng Moabita sa ano sa Israel, which is si Baal. Nako po, pare-pareho lang. Galing sa mythology. Pag sinabi mythology, kwento lang 'yun. Si ano po ba Bad Max, si ano naman si the Flying Spaghetti Monster ba ay may asawa din ba siya o wala? May siya pantheon ba sila? Single siya talaga. Oh, single. Mas totoo talaga. Meron mga revelations na ano, meron siyang anak. Oh, talaga? Revelations. May mga revelations na meron siyang anak. Pero iyon ay ano, pinagkaaralan pa ng aming mga propeta. Scholars. So, babalik din ba siya? May babalik ba? Sa babalik. Babalik. May inaantay ba kayo? May second coming ba? Ganon? Second coming, oh, ganon. Ay, hindi. Ilang beses na siya nagpabalik-balik dito. Ay, ganon. Pabalik-balik lang siya. Kung trip niya lang, kung gusto niya lang, hindi bumalik siya. Matindi. Sabi ko na eh. Yun talaga eh. So, yun na nga. Puro ano lang, futuristic. Makikita ng mata, puro future tense yung mga words na ginagamit. Paasa. Ang paasa lang. Ang maganda, gawin na lang. Kasi nga, kakahanap. Magsisettle ka na lang sa pinaka-fit sa'yo na religion. Yung isang ka-feel good. Feel good lang naman yun eh. Religion is making you feel good on something. Sabi nga ni ano, di ba? Karl Marx, religion is the opium of the masses. Opium.
Diba? Ang opio, it will make you feel good for a time. Mm-mm. Pero at some point, meron ka rin makoconvince na tayo, sigaw tayo ng sigaw dito. Oh, mythology lang yan. Nagsalin-salin lang. Merong napapaniwala din tayo. Ay, totoo yan. Oo. Totoo, alam mo ba, may kwento ako dyan, Prox. Mm. Ito, dinedebate ako nito siguro mga 3 years ago. Tapos lately, siguro last year, nag-chat siya sa akin, Mac, may sasabihin ako sa'yo. 80s na ako. Oo, di ba? Pag nagme-make sense sa'yo. Kung nag-iisip ka, kung hindi mo siya tatanggapin personally, tapos, sige lang, tuloy mo lang yan, Toto, yung ginagawa mo, ganyan din naman ako dati. Eh. As in, taon, oras-oras, minuman nito, nasa debate forums ako eh. Sige lang, there come a time. Hindi malabo, no? Maging atheist na si Totoy. Kasi tambay siya doon palagi eh. Oo. Lagi na sa live namin yung dati eh. Oo, Totoy. Antayin pero natin. Ano, mahal namin si Totoy. Kahit na walang mga sense, ano, walang sense yung mga sinasabi niya. Oo. Puro walang laman. Naging ano na lang siya. Entertainment. Entertainment. Oo. Pag nagpo-poll niya sa ano sa TikTok, ano, may naniniwala po ba kay Totoy? Oo. Yes. Parang ganito 'yan eh, 'di ba? Pag pumasok siya, edi away niya lahat. Alam niya daw lahat, edi masigla, magagalit ka, no, ma-high blood ka. Pero pag bumaba si Totoy, umalis. Parang nalungkot ka. Ay, wala na si Totoy. Parang pinaglalaroan yung damdamin mo. At buti si Totoy yung hinahanap-hanap mo. Yung kuya hindi eh. Oo. Yeah. Yung poll. Ano yan, Kuya Mac? Yung magpo-poll? Who believe Totoy? Do you believe Totoy? Yes, no. Yung puro no. Kasi mismong sa mga kasama niya sa MCJ, sinusuka na siya eh. Hindi rin doon. Parang ano lang, misrepresentation, gano'n. So, nakakatawa to pag akit ko ng isang araw, kailan ba to? Nung 27 yata ng gabi or 28. De, kakaakyat ko lang. Bumaba agad siya kasi ayaw niya daw kausap si Ed. Kaya kakaakyat lang doon ni Ed. Weakness niya, weakness. Mga ex-MCGI. Galit na galit din sa akin yan. Kailan mo siya, no, si Ekits? Si Ekits, kilala mo? Oo. Oo. Kailan mo sumasunod sa yapak ni Totoy? Ayun lang ang tayo lang ang naniniwala kay Totoy. Oo, yun ang naniniwala kay Totoy. Kagasunod ni Totoy yun, si Ekits. Ekits? Oo. Ang bihira naman. Si Scrodinger. Baka yun yung magiging ano, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ni Totoy. Eh, di, ang problema to, hindi pa umaanod sa MCGI. Ay, ganun. Ay, hindi pala kapatid. Sa bagay, parehas din naman silang hindi kapatid. Eh, si Totoy, ano eh, wala sa, ayon sa record, walang record. Saka, hindi niya alam yung mga kanta namin, Badlone. O, yun na. Yung Maranata, hindi niya alam. Hindi niya alam Maranata? Hindi niya alam. Oh. Ay, hindi niya naabutan. 2000, ano ba siya naanib? 2016 daw siya. Oo. Paanong wala yung pangalan niya sa database? Pinahanap. Tiwalag ba yan? Tiwalag ba yan? Baka hinala ni Puto nung umalis si baka may ad sit na ano, nakaaway siya. Nabwisit sa kanya. Dinalis yung pangalan. No records found. Talaga. Pero sa local nandun siya. Nabibigyan siya ng link. Ano ID number kaya ni Totoy? Ni Totoy. Pero ano, pag sa central, 'di ba, i-scan yung ID. Wala talaga, hindi na de-detect. No worries. Paano siya nag-attendance noon? Sa local lang present siya. Oo, so, kumbaga pag ipapasa na sa ano, i-upload na sa attendance ng MCGI Kabuuan, wala siya doon. Oo. Sabi niya ipapaayos niya daw. Baka daw may sira lang yung sa apalit or something, papaayos niya daw. Bukod tangi, sa kanya lang yung wala. Oo.
Kahit yung nga to ay dali, nabo-board kami. Ang ganda ng mga ano niya eh. Yung mga argument niya, best na best eh. Pag nag-example siya, best. Yung sinong gumawa, merong upuan dyan. Sinong gumawa? Di ba meron? Naniniwala ka ba may gumawa sa silya? Example ni Bess yun eh. Argument niya sa mga atheist na merong gumawa. Parang ano siya. Gusto niya talagang maging pantas. Ano yun? Ito ka pala yan si Totoy eh. Na-detect pa yung ID ko eh. Oh. Yung ID ko hindi ko na makita. Baga mas ano, mas valid pa ang iyong pagka-membro kaysa sa kanya. Mm-hmm. Ayun. So mag-anon tayo, wrap up, Badlong, sa ating topic, yung social psychology. So, parang paano ba to? Yung mga natatrap, kasi kinoconsider nila yung family nila, anong ma-advise nyo sa mga ganun? Hindi siya makaalis kasi buong family niya kaanib. So, ayaw naman niyang ma-ostracize. Hindi na lang siya alis. Anong mga ma-advise nyo sa ganong situation? Maraming naikinig sa atin na ano, ganyan ang situation. Sa akin, wait till you're independent. Kung kaya mo nang mag-isa, then take it. Kung yung gusto mo mangyari, kasi ganoon yung ginawa ko eh. Buong family ko, members, manggagawa, Jacono, Jaconesa, di ba? Yung kapatid ko, manggagawa. Parents ko, mga Jacono, Jaconesa, group servant yung mga iba. Diba? Grabe. So yun, hintayin mo. Ganoon talaga. So, if you're independent, hindi ka makakaalis ngayon, sure yan. Pero hintayin mo pag independent ka na may kakayanan ka ng tumayo para sa sarili mo. Doon lang yon. Huwag kang magmadali. Pero kahit ano, independent ka tapos umalis ka, magagalit pa rin sa'yo yung mga kamag-anak mo. Pero at least you can support yourself, di ba? Magagalit at magagalit, pero there come a time, matatanggap din nila yan. Sabag. Oo nga, no? They will come around. Tama. Yeah, oo nga. Ano muna, go with the flow muna. Antayin mo yung time na maging independent ka na, yung kaya mo nang suporta ng sarili mo. Pero kung hindi ka na talaga matanggap, let go. Cut off relationships. Wala namang masama doon. Yun lang mabigat. Hindi, ang problema niyan kung ano pa siya, underage pa siya, or bata pa siya. Kailangan mo na niyan mag-go with the flow. Pag bata pa, wag mo na. Mahaba-habang ano yan, pagsubok yan. Mm-mm. Kasi kailangan mo mag-pretend dahil kailangan mo pa rin sila, yung parents mo. Diba? So, yung decision mo nagde-depend dun sa situation na hindi ka muna alis. Kasi you still need them. Pangbaon, pangpapaaral, di ba? Ang ganda, maganda. Tama yung advice ni, ano, ni Mac. Yung iba, Riddle, ikaw ba? May advice ka ba? Diyan ka pa. Yes, Brad. Mahirap ako mag-advise dun sa ano eh. Kasi yung iba yung sitwasyon ko dun sa sinasabi mo. Sila kasi nandyan yung pamilya. Ikaw kasi lang mag-isa. Ako lang kasi. Pero yun lang. So, siguro, subukan ko na. Siguro ano na lang. Kung siguro naman, may muwang na rin naman. Kung may muwang siya, ibig sabihin, baka subukan yung ano, habang nandyan siya sa loob kasama ng pamilya niya. Basa-basa ulit siya. Kung, di ba, katulad yan, kung duda naman na siya, di ba? Mag-self-study siya para mag-guide siya mismo ng, ano, ng Panginoon mismo kung ano yung dapat niyang gawin. Alam mo yon, kung wala na siyang tao na maasahan na ko, ha, kumapit siya lang sa Diyos, yun lang may papayo ko sa kanya. Hindi siya, ano, hindi siya ililigaw nun.
kung talagang sasampalataya siya ng ano, ng buong puso niya. Hindi siya ililigaw nun. Makakaalis siya ng maayos, hindi siya masira sa pamilya niya. Tuturo kung ano yung tamang gawin niya. Yun lang siguro kaya kong may, ano, maipayo. Kasi iba yung sitwasyon niya. Mm-hmm. Yung full na ano niya, magsampalataya dun sa ano. Katunay na ano, huwag dun sa ano, gawa-gawa lang, sa tunay. Hanapin niya yung tunay. Makikita niya yun, nandiyan lang sa puso niya yun. Oo nga, no? Look into your heart. May ganong anime eh, cartoons. Yung Christmas yata. Kalimutan. Parang ganon. Hindi mo mahanap yung Santa. Look into your heart na lang. Lilay, magsasalta po. Magsalta ka na. Sis. Sayang naman, no? Nandito ka na. Sige, laktawan natin si Sis Lilay. Si ano, Pantas na Ilin. Sir Advisor, meron ka bang advice dun sa mga gusto nang umalis sa cult pero hindi makaalis? Yung mga ano, mga taong nagdadalawang isip dahil sa pamilya nila. Oo, kinoconsider nila yung social ano, yung mga nakapaligid sa kanya. Social ano yun eh, social family effect yun eh. Mm-hmm. Kung ano yung nakikita natin sa pamilya natin, minsan, sinasabi ng pamilya natin, dapat rin natin sundin. Mm-hmm. Traditional way. Ang masabi ko lang dyan, may advice ko. Additional doon sa sinabi ni brother mo kanina, go with the flow, ingenue lang muna. Yan. And then, pag gusto niyo talaga umalis, dapat buo yung ano, buo yung decision ninyo na umalis sa isang kulto, sa isang religion para makita niyo kung ano yung ibang bagay. Kung bakit may tinatawag kasi niyan eh yung out in the box. Kasi kung lagi nasa loob ng box na yon, yun lang yung nakikita mo. Wala ka nang ibang makikitang dapat mong mas makita. 'Di ba? Yung parang nandun lang tayo sa paniniwala na ganun. Na ayun yung totoo. Pero deep inside or in another way, meron pa palang iba na pwede mong makita. Kasi ano, decision na lang. Kung buong decision, sige. Pero pag hindi, nasa iyo pa rin yan. Mm. Tama, tama. Okay. Si ano, Mission. Ay, final word ka naman. Oo, yun na. Ayun lang, go with the flow muna kung bata pa siya. Kasi pagka yung lalabanan niya na aalis siya, ganyan, mahihirapan siya. No. Nako, naputol ka. Oo, sige, sige. Si Dita Pakchi, baka may sabihin ka. Dita Pakchi. Wala. Jay Cruz. Or Jay. Or Jay, andiyan ka. Ah, working po, bro. Working ako eh. Working. Sa trabaho. Hindi pwedeng sumaglet? Baka may advice ka? Nakamotor, Brad. Nakamotor po. Ah, nakamotor? Oo nga. Naka-helmet ka dun sa picture. Sige, ingat. Ingatan niya yung sarili niya. Ingatan niya din po. Yung sarili niya, yung pinakamahalaga. Kaya niya yan. Process lang yan. Ingatan nawa, bro. Clancy. Yo. Yung ba, para sa mga nais lumabas na natatrap? Oo. Planuhin na nila yung oras, hindi mo na may babalik. So, habang hindi ka pa makalabas, planuhin mo yung mga steps, kung ano yung mga prerequisite para ka maging malaya. Yun nga, sinabi ni Mac. Pag naging independent ka, ano yung mga steps? Ngayon pa lang planuhin nyo na para smooth. Tapos paglabas nyo, mas ano na, mas makakapag-explore na kayo na walang self-censoring pagdating sa mga ideas, mga bagong perspective, philosophies. Kaya enjoy the ride. Hindi ano yan, it's not all negative.
even sa loob ng MCGI, marami rin naman tayong nakuha positive. Kaya lang sa iba, medyo masaklap. Kaya yun lang. Peace out. Tama, tama. Okay. May pumasok, Marita. Good afternoon po, Sis Marita. Can you talk? Marita. Oh, kilala ko to eh. Can you talk po? Oh, yun na sa Facebook yun. Baka you can share something. Sis Marita. Oh, ano lang. Sis Marita. Unmute. Hindi pa ba ready? May kinoconsider bang ibang tao? Nagla-live to eh. Tapos nagti-TikTok din. Oo, wala na tong tinatago. Kaya lang naman nagtatago, Bradlon, kasi kinoconsider mo yung family mo na baka matisod sa'yo. Oo. Yung friends mo, ayaw mong masabihan kang demonyo. Yun na nga eh. Yun na nga, ano ko Broly, kung okay. Ano, yung sinasabi ko nga na ano yan, depende, yung iba kasi, kagaya ng iba, bata ka pa, minor de edad, 14, 16, 18, hindi ka pa di independent dun sa finances, especially nag-aaral ka pa. Sabi nga, tiisin mo lang, dahil yun ka talaga, hindi mo pwede na labanan yun, dahil mawawalan ka talaga ng opportunity din na makapag-aral, dahil ikakat yung ano mo, finances mo. Ngayon, sabi nga ni Clancy, pag meron ng time na ikaw na yung magiging independent, diba? Nakapagtrabaho ka na or meron ka ng financial capabilities na mahihiwalay ka na doon sa kanila, yun na, time, perfect time. Kasi hindi na, sabi nga Bukoli, whatever rocks your boat, yan yun eh, yung depende lang din sa sitwasyon mo eh. Meron naman iba, kinukonsider nila yung asawa nila, member, yung anak nila, member, yung kanilang nanay, tatay, puro sila mga member lahat. So sabi nga ni Brad Mack, ang risk kasi dyan is you have to cut your relationships with them. Pero kung ikitimbangin mo rin, kaya hindi ka rin umaalis. Parang makukwenta mo rin kasi ang cost and benefit eh. Diba? Halimbawa, ikakat mo talaga totally, baka merong mas malaking ano, malaking effect sa'yo na negative kaysa sa positive. Whereas kung mananatili ka lang muna, go with the flow lang, tapos nakakasabay-sabay ka pa rin naman, at least kahit hindi ka na naniniwala 100% doon, cost and benefit lang yung titimbangin mo dyan eh. Kung saan yung papabor sa'yo, kung mag-a-out ka ba o hindi, nasa sa'yo na yun. Diba? Depende na sa'yo kung ano yung sitwasyon mo, titimbangin mo rin. Kasi ano lang naman kasi yan talaga Bukoli eh. For tao lang talaga kasi ang mga religion eh. Diba? Relationship sa mga tao, parehos lang din siya ng ibang mga samahan na tao lang din yung mga nandiyan. At merong mga involved na emotions, involved na mga bonds, diba? Kaya nga, diba, sabi nila, pagka nawala ka sa isang church, nawawalan ka rin ng community. Kasi yun naman yung nangyari dyan sa MCGI, eh. Sa sobrang tagal mo dyan, yun na rin yung nagiging community mo, yun na yung sabi nga nila, parang naging dyan na, kayo-kayo na lang na magkakamag-anak dyan eh. Kasi sabi ni Bes, ang pinagmamag-anak ng Diyos ang mga nag-iisa, yun kasi yung sinasabi ni Bes noon. Depende na rin sa'yo yan kung ano ba ang pakiramdam mo, saan yung mas komportable ka na gawin, mag-a-out ka na ganito ang sitwasyon, or hindi lang muna makakasabay ka lang, makikisabay ka lang. So nasa sa'yo na yun. Kung ano, saan ka mas magaan sa'yo ang sitwasyon. Kasi, di ba merong din nagsasabi Bukoli sa credit na, ano, umalis na kayo dyan, huwag kayong matakot. Di ba? Yung sa ano Bukoli? Sa Reddit? Kung naalala mo na may nagsabi na masyadong aggressive. Aggressive. So, sabi nga nung mga nandun, hindi pare, hindi si pare-pareho ang sitwasyon. Eh. Halimbawa, yung mga tao, alam nga namang magmatapang sila, di, parang mo rin pinukpok yung ulo mo ng ano, bato, di ba? So, hindi kasi pare-pare yung sitwasyon. Kaya, kung ano, whatever rocks your boat, ano yung komportable ka, doon ka pumunta. Kaya nga, di ba, Bukoli, di ba, dito sa ating podcast, di ba, sa mga podcast or mga iba-ibang mga gawain na grabe talaga ang ginagawa ng kapatid na Kuya Adel Soran Rosum, na gabi-gabing pagpo-podcast, di ba? ginagawa natin ng paraan na ano eh. Kumbaga, hinahanapan natin sila ng mga ways eh, kung paano Bukoli
alis eh. Kasi di ba iba-iba naman kasi tayo ng background, iba-iba kasi tayo ng ways kung paano tayo aalis. Kumbaga sa isang game, Rocoli, may iba-iba tayong quest. Di ba? Diba? Sa umpisa ng game, di ba may quest yan. Quest A, quest B. Di ba? O, diba, yung iba, gusto pa rin nila, diba, umalis sila sa MCGI. Pero naniniwala pa rin sila sa Diyos, naniniwala pa rin sila kay Kristo. Gusto pa rin nila yung setup about sa mga Bible study, pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nasa Biblia. May paraan tayo, 'di ba, yung kinasoro, 'di ba? Yung meron silang ginagawa ng mga Bible study, pag-aaral ng mga salita ng Diyos, 'di ba? So, meron tayong ganun. Tapos meron din tayo, 'di ba? Halimbawa, itong ginagawa natin, Bacoli, na podcast, ang mga topics dito hindi naman teksto, kundi ibang mga bagay kagaya nito ngayon, 'di ba? Sociology naman 'to. Oh. 'Di ba? Hmm. Ibang knowledge naman ang ino-offer nitong programa. So, pwede silang makinig dito. Pwede silang maging kagaya natin, 'di ba? Na hindi naman tayo doon sa Bible naman, kundi iba naman yung path na ating tinatahak. It's about more on secularism, more on dito sa mga scientific at history. Dito naman yung pinag-aaralan natin, Bacoli, 'di ba? Tapos yung iba naman, Bacoli, gusto nila naman puro chismis naman, Bacoli, doon kay Kuya Adel naman. Pundahan ni Kuya Adel. So, iba-iba yung ano, iba-iba tayo ng ano eh. Iba-iba tayo ng path eh. Walang one shoe fits all eh. Walang standard, Bacoli. Kung ano yung gusto mo, ano yung pakiramdam mo na magiging stand mo if ever aalis ka sa MCGI, nasa sa'yo na yun. Whatever rocks your boat. Yun. Tawagan lang natin sa mga ano. At ano lang, sabi nga nung isa na nagsalita, yung pag-alis sa MCJ, it is a process. Di ba? Process yan. Mm-hmm. At saka, siyempre, may iba na madali lang sila nakaalis, lalo na yung mga walang kamag-anak doon. Yung sila lang mag-isa member, madali lang yun makakaalis. Pero ang problema, pag meron ka ng member ng mga kaanib na kasawa mo, anak mo, pati yung nanay, tatay mo, mga lolo't lola niyo, mga kaanib, medyo iba ang ano nun, iba ang path na dadaanan nun. At tumagal na sa iglesia ng mga 30 years, 20 years, 10 years, mahaba na rin. Tapos marami na rin kayong nagastos dyan, marami na rin kayong naitulong na ano dyan, abuloy dyan. So, may babigat-bigat ang pag, ano, ang pag-alis. Sa mga may tanong ako sa'yo, Badlon. So, ikaw, andyan ka pa. Tama. Mm. So, ganun, you're considering your society. Oo, oh, tama. Mm. Yun ang punto ko. Yun ang decision mo. Ito ang decision ko. Kasi sa pakiramdam ko, ito yung portable ako eh. Kasi yun nga sinabi ko kanina, inano ko na yung pros and cons kung talagang hayagan ako na aalis at saka yung hindi ako aalis. Inano ko na eh. Ito, na-way mo na. Tingnan mo na, nakakapagsalita pa rin ako dito, di ba? Win-win. Win-win, oo. Kasi kung halimbawa umalis ako, hindi na ako makakapagsalita dito sa ano. Bakit diba? Naman? Iba eh. Iba na maging sitwasyon. Itatakwil ka? Siguro, depende na rin. Pero yun ang aking sitwasyon. Iba yung sitwasyon ko. Iba rin yung sitwasyon ng iba. Okay. Ganda, maganda. ano si Porus? Good afternoon. May isa-share po ba? Baka may advice ka? Ito, hindi ito nag-ano sa society. Hindi siya nakikisang ayon. Tama ba? Ano si Porus? Kung basta masaya siya, ginagawa niya. Unmute, dali. Nako, nahiya pa. Kilala ko to eh. Hindi ito ano sa society. May ano to eh, may YouTube channel to. Basta feel niya, gagawin niya. Wala siyang pake. Ano ba yan? Ayaw magsalta. Sis Marita, baka pa... Sige. Sis Marita, yan. Sige. Ano si Porus? Ay? Chappy. Nasa labas ka? Uy. Sige. Ayan na, nag-unmute na, Sis Marita. Okay po. Ayun. First time, long time. Ngayon lang ako nakapasok. Kasi yung parating nandito lagi.
Ayan. So, family yung mo po. Ko, yung asawa ko, hindi pa totally talaga. Pero, inaanuhan ko na siya kasi, alam nyo, talaga, totoo yun eh. Ang hindi nila maiwan talaga, yung naging samaan sa mga kapatid. Ako hindi. Tinalikuran ko lahat kaagad on the spot. Mm-hmm. Nung ako yung isigaw-sigawan. Kasi, naipo na yun eh. Sino pong nanigaw? Yung worker. Yung worker? Na, grabe naman. Pero natatanaw ako dahil bakit daw ako pumasok sa Reddit. Hindi pa ako pumapasok sa Reddit na nag-search lang ako. Ah, Reddit. Aba, dahilan to sa palakol. Palakol. bakit ba ganyan yung mga worker ng ano, naninigaw? Yung feeling mababa sa mga ano miyembro. Kala mo eh, sobrang baba ng tingin nila sa mga ordinary member. Hindi mo ako pinakain. May mga panahon noon ako nagpapakain sa inyo. Mm-hmm. Lalo nung meron pa akong business. Hindi nila grabe, literal po, sinigawan pa kayo? Sinigawan po kayo sa maraming kapatid? Ganun po? Hindi po. Sa ano naman, sa Zoom naman niya ako. Ah, okay. Pero sinigawan ko rin siya. Dahil sa palakol? Talikot niya sa palakol. Kasi nilend ko sa isang kapatid yun. Sa Reddit yun. Yun pala, nagsumbong. Yan ang tinatawag broccoli ng mga naturuan ng pag-ibig. Diba? Mm-hmm. Kung sino pa yung hebe niyan. Ito pa naman kapatid na ito, malapit dito. Dalawa lang sila mag-ina. Lahat talaga ng takbo nila sa akin. Lalo na may sakit yan. Na-COVID pa yan noon. Sabi ko nga, hindi mo man lang sinaano. Sabagay, sabi ko, okay lang. Pasalamat pa nga ako sa'yo. Napadali ako eh. Tama, sis. Sabagay. Wala ko nga kung ano. Ayoko mag-feel ng guilt. Kasi desisyon ko to eh. Sis, matagal na po kayong member? Ganun po? 17 years mahigit na po. Wow. Million. Kaya yung mga pinag-uusapan doon, yung mga ubusan ng pera, eh, inabot ko yan. Congrats po sa pag-exit at ingat-ingat din po. Noon pa ako si tinutulak palabas talaga eh, kaso ayaw, nangunguyapit pa eh. Oo. Ganun naman talaga tayo lahat sis. Oo, kasi sa atin kasi na mindset tayo na pipiisin mo yun eh. Oo, hanggang sa wakas. Oo, malit. Marami kang pipiisin. Pero mo, later ano, bakit kaya wala na yata silang ano? Wala na silang pinalalaganap na ebanghelyo. Wala na. Wala na. Tsaka yeah, naging mapagmasid ako kahit sa may ano, medical mission, nagpupunta ako. Bakit sila nag-ano? Sama-sama doon yung bagong panganak, sanggol, may sakit, may TB, naka-wheelchair, pagsasama-samahin nila. Paano ba ibigyan ka ako ng reseta yan? Eh, hindi naman magdadaan yan sa laboratory. Darating ang doktor, alas 11 na. Alas 12 pack up. Ano ang binibigay lang nila? Di ba multivitamins lang? Oo. Ang dami nilang naka-display na gamot, di naman binibigay ah. Pang video lang. Lahat na lang ng sakit, antihistamine ng gamot. Makakatulog yun. Sabi kong ganun, ano to? Puro antihistamine ng ano nyo kasi pinasok ko yung mga apo ko. Wala naman mga sakit. Oo. Ano ba yan? Ano klaseng doktor ang magbibigay ng reseta nang hindi dumaan sa laboratory? It's a real ano yan, reality yan. Bukoli. Totoo, no? Diba? Pero yung presentation nila, bonggang-bongga. Naka-uniforme, talagang power. Maganda ang pagkaka-edit. Ingay talaga. Pero ang lugaw nila, ang laki na lalagyan, wala pang kalahati laman. Mm-hmm. O diba, sayang. Sayang yung oras, sayang ang presentation. Wala naman laman yung kanilang ano. Para lang maipakita lang, yabang ba, may pag-ingay. Ganun sabi pala dyan, Mira. Nung sabi kong ganun, magbibigay ka ng lugaw, kahit ako ang ngani-ngani ako magbigay sa tao, kahit mahirap minsan, ayaw tumanggap nun eh. Tsaka isa pa, baka mamaya may sumalbahi sa lugaw nyo dyan eh. Mm-hmm. So, sino puputokan di MCGI? Ayun, sinuggest ko pa yun noon. Bakit kaya hindi nyo ibigay yung nakabalot na yung galing sa manufacture na ano para makaligtas kayo sa pag dumaan sila sa ano sa food poisoning, walang makikita na niluto nyo. Mm-hmm. Pintado ka ako yan eh.
ano yan, ang tatawa, si kung ganun ang gagawin mo, sasabihan ka niyan, pantas ka sa sarili. Kaya lalo kung papantas na raw ko sa sarili ko. Buti nga, hindi ako nag-worker eh. Baka ikaw ay naninigaw, sis. Oo, ilang worker na may, rin na nasigawan ko. May ganun kasing mga kwento sa apalit. May pumunta sa doktor. Iba yung sakit niya eh. Basta ang binigay lang sa kanya by Jessic. Sabi niya, bakit? Ba't itong binigay? Ganyan dito. Hindi yung sakit bibigyan mo para sa etamol. Para hindi daw, ano? Eh, bakit hinahakot pa nila yung mga ganun katindi ang sakit? Tapos yung ano, yung sa dental nila, na hygienic talaga, nandun lang, kitang-kita mo lahat ng ano, nakaupo lang sa upuan, ayaw tuloy ng anak ko. Ayoko niya, sabi niya, ano ba yan? Mission nila. Parang nakakaano, oo. Sama-sama kayo sa isang kwarto, tapos ano, samantalang doon sa ospital, maganda yung ano, libre rin naman, pati gamot, libre. Sabi ko nga, pati pag sa ospital, pipila ka lang talaga, pero pati laboratory, libre naman. Bakit naman kinakalaban pa ni Kuya yung ospital ng gobyerno? Wala naman siya ilalaban dyan. Yun na nga. Hindi naman nasakit, di ba? Yun, Procoli, napansin ko dyan sa mga medical mission nila, na mga, lalo na sa mga... Lahat yan, pinansin ko talaga. Di ba ang natural na ginagawa, Procoli, kung naka-experience ka na magpa-check up sa mga hospitals, is ang una agad na titingnan agad ng doktor niyan is yung lab results mo. Laboratory ka agad talaga. Kasi wala. Wala. Anuhin ka lang ng stethoscope? Yung wala. Stethoscope lang. Ano yun? Ano matidetect dun? Tapos ano? BP. BP. O yun. Ano lang. Tapos ano, sasabihin ka, ano bang pakiramdam mo? Ah, masakit ang likod ko. O, siya. Pakiramdam mo nga yung mga worker, di ba? Hindi na sila nag-mission. Nagiging DRRT ba yun? Hindi. Wala na silang tigil lang kapapractice. Kasi yung asawa ko ganun din. Ako. Kasama nila doon. What po? Gabi-gabi na lang, puro tourniquet, puro ano. Pag dumating, sabi ko, halimbawa may nakita kayo na ano, na emergency sa daan, pwede nyo bang galawin nyo? Wala naman kay ID. Rescue team. Sabi ko, tigilan mo na yan. Yung kanilang ano, yung kanilang team building may bayad. Team building, o. Sa KDRA. Dapat negosyo talaga. Pero siya po may allowance sa DDRT, DRRT. Wala po. Wala. Pag dumuduty sila sa Bataan, sa DBR, sarili nilang pera yun. Palibasa, siya ang driver, yun ang ano niya. Siya ang driver. Pero lahat yan talaga. Pati dun sa ano, sa district dati, na binibigyan pa sila kahit kalahati. Ngayon, di na. Ang sabihin mo, niwala sila dun, ano, barracks. Ulanin, arawin sila dun. Kaya pag uwi nila, may mga sakit. Rogolin, makaka-relate ka dyan dahil ikaw din, eh, once upon a time, ay naging driver. Alam na alam mo yan. Oo. Dati siyang kwap. Naantay ko palagi pag may gawain. Tapos, ma, ang Laberdad, wala naman tao. Babantayan pa nila, eh, meron naman binabayaran na ano, gwardiya. Security guard. Eh, biro mo, ang daming lang nagte-training, ang daming kwat. Libre. Tapos may nakakalusot pang ano, sabi palakol. Niya, Lakol. Ang ganda ng uniforme namin, tapos mga traffic lang talaga kami. Traffic aid. Ah, parang ganyan din sa INC, 'di ba? Pag may nagta-traffic na nakabarong. Oh, Hindi sa kanila yung black, 'di ba? Oh, ano, scan yung yun. Na, ano? Scan. Uh-huh. Ah, black na ba? Hindi. Dati barong. DRRT ng MCGR. Parang bago nila yun. Aka, parang yung suot nung nahuli sa ano, yung nilibing yung aso. Oo. Sabi kasama ko na, nila yun. What yun eh? Kasama nila yun. Dinedenay pa. Ako, diba? Sabi niya, hindi daw mga tagalabas yun. Tagarin daw talaga. Lagi nagbo-volunteer yung mga yun. Ay, tandong siya lagi sa ano eh, sa palit at saka sa ano. Kaya alam niya yun. Opo. Paano niyo po pinapakisamahan ngayon yung mister niyo? Yung asawa ko, wala naman siyang problema kasi ano, hindi naman siya ano, siya ngayon sip-sip ko eh. Siya nagre-report sa akin. Paano po? Hindi kayo nag-aaway tungkol sa religion? Ay, hindi. Etong anak ko, may kaartihan pa minsan.
Kasi ano siya eh. Yung sa choir. Presidente siya. Choir? Eh di marami silang ano. Barkadahan. Yun ang hindi niya maano. Hindi niya maiwanan. Sabi kong ganun. Kasi pag nagsusum, ngayon hindi na siya nagsusum eh. Pumupunta na niya. Face to face na. Kasi, pag nakikinig ako, naririnig daw niya. Kaya nagpe-face to face na siya. Nagagalit sa akin. Pag nakikinig po kayo ng podcast? Ng mga podcast. Kasi yung mga dating podcast, pinakikinig ko yun eh. Yung mga sa akin ha. Tapos, yun. Kaya panay ang report niya doon sa worker nila. Eh, nasabi siguro sa kanya, sa lokal ka na dumaan. Wala kang magagawa dyan, nanay mo yan. Oo. Rokoli, no, tingnan ano yung podcast pala na ginagawa mo dito sa ano sa YouTube. Biro oo, kung, inaano ko yan lahat. Saan nakakarating ko yan. Oo. Sa mga riders ng Shopee, Lazada, naka-ano sila sa atin. Nila-likes ko yan. Mismo nga din daw, mismo doon doon mga ano ng mga KNP, nandun, nakakalusot yung YouTube video. Inaano pa, sa, pina-flash pa sa malaking screen, Brad Loan, yung podcast natin. Parang naka-ano siya, bro, sa smart TV. Hindi nga lang yung asawa ko eh, na ano, yung na-arkila. Na-out of town. Dapat, ano siya, gusto niya, marami siyang sasabihin eh. Kasi niyang market eh. Parang sa akin kasi, talaga. Yung gagawin niya. Gagamitin niya account ko kasi duwag sila. Ay, closet. Closet na po. Duwag sila. Closet din. May mga katungkulan kasi. Nako, mahirap yung closet tas may katungkulan pa. Driver. Driver. Oo, siyang driver, kaya ang dami niyang alam na ano. Sabi nga niya, maraming butas talaga na pwedeng mailusot. Kasi dati siya sa Malacanang eh. Mailusot yung mga ano. Yung ang palakol, hindi ro inilusot yun sa loob yun. Malacanang. At yung nagkalat lang daw dun eh. Ay. Nagkalat lang dun ang mga ano eh, kasangkapan eh. Ay, talaga po. Kasi tabag yun, sabi niya. Eh, bakit may bag na ano, maayos? Yung bag na yun, galing. Ano yun eh. Lalagyan yung raketa, di ba? Opo. A raket. Dala yun nung pumatay? O hindi, nakuha niya lang yun? Sa kanila na lang yun. Ganun. Napulot. Kaya naka... Napulot so, siguro. Hindi, walang pagkukulang yung kwat. Ginawa na lang nila yun. So sa entrance, walang nakalusot na palakol kasi nasa loob na. Kasi marami daw talog na kalang talaga. May mga tiko, bat kasi ginagawa, di ba? Random pala yung broccoli. Oo nga. May mga tools nga kasi ginagawa. Random lang daw yun. Bagong revelation to, sis, ah. Matindi, ah. Nakatitimey ka, tapos pupukpukin ka ng ano? Ano pala po? Grabe. So, kapatid po yun. Confirmed. Confirmed daw yun. Mga dagdag doon daw talaga yun. Ano ba yung yung subdivision na malapit doon? Ewan ko. Si Galing naman nun. Nahanap niya yung palakol doon mismo. Sa vicinity ng central. Andun lang daw talaga. Andun ang posibilidad talaga na lang yun. Kasi nga, si Lord, logical po yung logical naman kasi pagpasok nun eh, che-checkin yung bag mo eh. Oh. Kung paano ka papapasukin ng wag kung may palakol kong dala. Ibig sabihin, so logical nga po yung sinasabi nyo na nasa loob na yun. Oo, kasi maraming ginagawa doon. Marami kasi nga nakakalap. May mga point, tool. May point. Bagong information. Sinubo niya yung mga kakwat niya, kaya sinubo siya. Buti na lang. Hindi siya sinumbong doon sa ano eh. Sa pinakain ko siya doon sa ano. Pinakain ko siya sa Kachauke, pinakain ko sa ano, sa Jollibee, pinakain ko sa KFC, sa Inasal. Nako. Binidyo ko talaga 'yon. Halal. Binos ko talaga.
talaga. Oo. Kasi, hindi siya doon na ano, hindi siya doon nila, no, kasi siguro talagang tanggap na rin nila kasi mga bagamat marami na nag-block sa akin, pero may mga silent na nanonood pa rin ng video ko talaga. Kanina, may umakyat na worker. Kaya ang ginawa ko, dinilit ko muna. May umakyat na worker eh, kanina sa video ko, sa live. Talaga po. Kaya dinilit ko muna yon. Sabi ko, mamaya ako may pagkakatipon. Mamaya na ako mag... Ay, hindi mo kayo nausap. Sana nag-usap kayo. Hindi naman siya umano, basta nakikinig lang siya eh. Ah, kita nga pala sa FB kung sino mo. Baka tinitiktikan na po kayo nun. Pero yung mga ano, yung mga ibang kapatid na hindi naman kumikibo, basta nag-aabang lang sila ng live ko. Nanonood lang sila. Ano pala to si Sis? May sariling podcast pala to, Broccoli. May mga hashtag yan. Hashtag Kuya Adel. Oo, nandun na talaga. Kuya Adel, Kuya Adel, open letter. Meron talaga ako mga ganun kasi ngayon, sinusundan-sundan nila yun. Sabi ko, hindi ko kayo nahihikayat, pero ang key dyan, buksan nyo lang ako yung Secure Reddit. Uy, may Reddit po kayo? Ha? Meron, meron yan, meron. May Reddit. Tindi yan. Oo. Load yan. Ayan si Sis eh, nag-exercise, nagja-jogging. Oo, pinapalo ko din siya eh. Pero ako dati kung maraming sakit, hindi nila ako kinalinga. Nako. Pero nakagawa ko, awa ng Diyos. Pati cancer ko nawala. Salamat sa Diyos. Ko, tapos lahat ng process ko, gusto ko ipaabot sa buong kapatiran bago ko kako i-post sa social media. Ginawa nila akong tanga. Nagpagawa sila sa akin ng video. Hindi naman nila ipinitney. Pumasok ako sa SK. Okay. Times. Nung may napansin ni Kuya, nasikasuhin daw. Tapos may tumawag sa akin ng admin. Kung ano oras daw ako pwede interviewin. Kung saan daw. Eh, di binigay ko. Aba, eh, 6 na buwan na. Nabutang isang taon. Hindi na ako nanood. Eh, nagsalita na ako doon sa ano, sa inbox. Ano ba ang ano ninyo? Ano ba requirements niyo yung dying? Gusto niyo lahat mamamatay na? Yung lahat kailangan na ng daan-daang libo dahil diyan kikita ang ano, ano to foundation pa ko. Blinak ako. Bayan. No, baka daw kaya hindi madula para sa kanila. Parang hindi siya yung parang sobrang ups and downs na ano. Ganyan din jowa ako eh. Na ganyan din. Pinilit ko pa rin sa sarili ko. Pumunta ako lokal ng ano, ng mother's presentation. Sabi ko, magsasalita ako. Oo daw. Aba, nagkakainan na. Nakita ko sa program, wala pala akong slot. Ang ginawa ko, kinuha ko yung mic. Kahit ko konti na yung tao, salita ako. Bakit ayaw ninyo ng ano, nung wala kayong gastos? Sabi ko, hindi ito loko eh. Kasi ito, ebidensya. Oh, may hawak ako mga papel. Kung paano ako naging positive sa cancer. At nung huli kong ano, ng no trace na. No trace ako sa, ano, sa benign at saka malign. Wala talagang pinag-anuhan. Kahit peklat, wala. Kaya hindi masasabing cancer-free ako. Kasi no trace. Galing ah. Oh, sabi kong gano'n, ano ginawa ko? Lahat yun gusto ko sabihin sa inyo. Bakit ayaw ninyo? Gusto nyo yung manghihingi kayo ng awa? Baka ano, hindi kayo nakitaan sis ng parang karapat dapat kayo doon kasi dapat yun. Kaya nga. Idridin ano, na. Ha? Marami akong ano, pati mga suggestion ko noon. Parang, sabi ko parang noong pa tinutulak na ako palabas eh. Tapos lang ng ulo ko eh. Nadiwaan ka sis. Baka na pag-usapan ka na din na iba ang diwa mo. Ang diwa, baka life diwa. Oo, kasi ilang DS ang inano ko. Hindi nila binubuksan talaga yung message ko. Hindi nila binubuksan. Pagdating sa SK, na ano pa ako, na block. Grabe, no? Sabi ko, ano na lang, chance to my experience na lang, katangahan din yun eh.
ano kasi ko eh, sobrang religyosa kahit nung ako'y katoliko pa eh. Eh, ganun talaga. Eh, pinasarap tayo ng delusion at illusion ni Bes eh. Mm. Puro kwento, di ba? Puro kwento. Kaya ngayon, binabalikan ko na sa Biblia. Tingnan mo bakit ang dami niyang ginagamit na sitas eh, dire-diretso lang palabasa. Wala nang kailangan interpretasyon. Ba't ini-interpret pa niya ng kung ano-ano? At ang dami pa niyang pinapasok na sitas. Lalo ka lang malilito. Mm. Hindi po ba? Opo. Ano kasi yan eh. yung sinasabing madidiwaan. Opo. Ano yan eh? Parang kasi pasok din to bad London sa ano, sa social psychology. Na pagka hindi ka diwa, yun kasi hindi na kayo pareho ng gusto. Yeah, hindi na kayo dapat may similarity sa attitude saka sa liking sa mga gusto mo. So nakitaan si sis na hindi similar. So wala na. Nag-iisip ka kasi sis. Oo. Kakaisip mo yan. Dapat sunod-sunod lang. Yun ang gusto nila. Oo, kailan sunod-sunuran ka. Blind kasi follow. Noon, kagaya niya, di ba? Magre-report sila. Wala nang backlog. Susunod na linggo, after 2 weeks, bakit nagkaroon ng malaking backlog? Tatanong ako, ano po lang backlog? Yun pala, ipinantapal pala dun sa target. Ganun ba? Akala ko ba kare-report ka lang ang local expenses natin eh, walang backlog. Paano may backlog? Ayan. Kung sa is yung ginagawa kung sa mga fanatics yan sasabihan ka masama ang mata mo kapatid. Pagkarag may nagba sa akin sabi ko ano gusto mo kaliwanagan o gusto mo maglabo tayo. Ngayon kung gusto mo na bakit ano nangyari bakit nangyari sa akin to o di sinisend ko yung mga ano yung mga link. Wala akong ano, wala akong obligasyon sa inyo magpaliwanag. Oh. Ayun ito, lang. Ito mga link ko, ayan, pakinggan nyo. Sabi ko, balik kayo sa history. Nung sinampalatayaan natin. Matindi. Diba? Kasi, magpapaliwanag ako, ano, mag-iisip pa ako, balik, ano, bahala sila. Kanya-kanya tayong kaligtasan, kako. Walang tao, walang sekta makakapagligtas sa kanya. Sila nga, hindi nila alam. Sila nga mismo, hindi sila maliligtas eh. Diba? Mm. Kung isipin mo na lang, yung sa 44, pananagutan nila yun eh. Ilang kaluluwa yun. Dinala nila doon sa kapahamakan yun eh. Ah, yung ano? Mm-hmm. Ah, UNTV. Sis. UNTV. Mm. Yung oo. Ano? Diba? Mga maligindan ng masakero. Hindi SAF yan. Iba po yung SAF. Iba yung SAF, sis, Lily, yung mga members. Yung sa ano? Sa yun. Sa ano? Sa maganda lang. Oo, yung mga victim. Kasi may ano ako, may manugang ako, SAF. Kaligtas siya doon. Si Pino yata ang ano doon. Kayong yung ano, Maguindanao Massacre during the time of war. Maguindanao Massacre. At pag-ibig pa ako dyan eh. Oh. Naiyak pa ako dyan dahil awa-awa talaga sila, di ba? Kasama nung sasakyan na ano. Or yun, sis. Mga nalibing doon, mga manggagaway. Yun na nga eh. Ginawang reporter. Na. Eh bakit nga ang malalaking network hindi nagpadala? Eh nadala na sila sa nangyari noon, di ba? Kila ano, Susan Enriquez, Ses Drilon. Oo, nakidnap. Di ba? Nadala na sila. Eh, lalo na yan. Kung Muslim talagang ano ba yun, mga ano lang yun, mga rebelde lang. Kaya naibalik pa sa kanila. Pero tingnan mo yung Maguindanao, naibalik ba? Hindi, nailibing. Yun nga rin yung isa din sa ano dyan eh. Kung talagang ano yun, Bukoli, di ba? Yung divine intervention. Yung kasi hindi sila nag-ingat eh. Kasi di ba, para ingatan ka, mag-ingat ka rin. Kahit nga sa pagkain eh. Alam mo na nga, meron kang ano eh, meron kang history ng diabetes, tsaka ano eh.
Hypertension eh. Sige ka pa rin sa baboy. Oo. Kaso laka-exercise. Yun na nga, Bukol. Pero tingnan mo naman yun. After that event, Bukol, eh, naging sikat. Doon sumikat lalo ang UNTV. Oo nga. Tatapang daw eh. Oo. Oo, tatapang. Pero may nabuwis na mga buhay. Parang walang ano. Tatapang ng mga worker, di ba? Tamimi nga lahat ng ano eh. Diretso ko kapag nagsinabi, o oh, ikaw, sis ano, sagot mo yung ganito, ganun yung worker namin dito. Matindi. Oo, diretsahan yun. Pag kayong ganyan, pasalamat, inaagaw nila yung pinaka ano yan eh, yung pinaka break time. Tapos yun namang kuya nila, ang laki ng oras ngayon dun sa likod, puro picture-picture. Ah, may registration. Eh, yung asawa ko lagi bantay dun eh. Mm. Kaya sabi niya, parang nanganingani na ako, sabi niya. Bakit? Di pa parang ina-idol na nila. Kasi pag pumasok sigaw, kuya. Aba, hindi niya sinasaway. May pa-brown out fanaticism. Oo. Di ba, Brad Lon, bawa, si Sadguru, pumasok sa ano, sa isang studio, magsasalita. Walang ganun. Diba? Tahimik lang sila. Papanood na. Pag may nagustuhang nasabi, papalakpak. That's it. Tapos, walang, Sadguru. Sadguru. Walang ganun. Natatawa pa siya. Sabi, itong asawa ko, ano rin eh. Maano rin eh. Ganun daw ah. Yung lakayo ko pa at yung kamay ay tungon-tungon na kala mo napakabait. Kala mo naman kami mauuntog, sabi. Ah, oo. Yung nakaduko siya. Oo. Oh. Bukoli, di ba yung... Sikapit. Di ba yung... Sikapit. Sabi niya, ano yan, ba't yan siya pumasok? Yukong-yuko, akala mo mauuntog. Sign po yun ng ano, kababaan daw. Kababaan. Kunyari lang. Babaan. Pakumbabaw. Nagiging nakapansin tuloy pag papaimbabaw, di ba? Eh bakit dapat kapayapaan ang pasok niya? Oo. Oh, di ba dapat kapayapaan? Oh, yan dapat ang bunga, di ba? Opo. Ayan, umalis na si Pantas na Ilin. Sige po, salamat sa Juice Brad, ano, advisor. Si kapatid, etong pumasok na kapatid, sino tong kapatid? Saan kapatid. Pwede kita i-message. Eto na, nandito ka na ngayon. Message mo na. Ano sabihin mo, bro? Na Kuya Adel. Ayan na, ayan na. Unmute na. Sino po ito? Baka KNP to. KNP, oh. Kapatid, hello. Hindi ko may unmute. Oh, paki-unmute lang po muna, sis. Opo. Ah, private daw. Sige, sa Facebook, bro. Message mo ako. Ayun, so takeaways na tayo, mag-closing na tayo, medyo late na. Magsisimula na yung pasalamat nila. Ngayon yun, di ba? Sabado. Ongoing na. Simula na. Yes, Saturday nga pa lang ngayon. Oo. So ang feeling ko dito sa society, kasi hindi mo maiwasan eh, napapaligiran ka ng mga tao, ng mga traditions. As an agnostic ako, just go with it. Just go with the flow. Nag-Christmas sila, di maki-Christmas ka. Although, sabi ko nga last time, yung Christmas tree, tinayo, I don't believe in Christmas and that tree na may significance siya, wala. But it's fun eh. It's for the family. So, depende talaga kung anong priority mo. So, hindi siya may iwasan na, ano, dahil nakapaligid sa'yo eh. Alam na mo, magtago ka lang sa kwarto mo. Doon ka lang. Pwede rin yun, but where's the fun in that? Wala, di ba? Tas yung society rin, bawa pumasok ka sa isang cult or religious org, pagka merong authority na nagdidikta ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, it's a sign na tinatanggalan ka ng kalayaan dyan. Yung society na pinasukan mo, hindi maganda. Nawalan ka ng freedom, susunod ka lang o obey ka lang ng instructions, that's not good. You can pretend
na enjoy ka na ganun, pero ano nga eh, may harm din sa ganun eh. Like yung nangyari kay Abraham, na may authority sinabi, oh, patayin mo anak mo. And gagawin niya talaga. Buti na lang, joke-joke lang. So, ingat na lang tayo sa society na nakapaligid sa atin. Ano lang, enjoy nyo lang. You can pretend, madali na mag-pretend. Enjoy mo, but it doesn't mean na maniniwala ka. Ganon. Now, katulad ni Sis Marita na, ano, medyo out siya kung anong gusto niya. May ganon din tao. Go ahead kung kaya mong panindigan. Na, kasi yun nga, sabi nga ni Mac, ano, after some time, they will come around. Nakaaway mo yung parents mo ngayon, after a year or two, bati na ulit kayo. Kung matapang ka. Meron namang hindi matapang, they just pretend and everything is okay. Nakasanayan na lang din. Ganun lang. parang ano rin, Broccoli, depende lang din yan sa iyong ugali. May mga ganun eh. How much mga... you can tolerate. Yan na nga. Yung iba kasi na napupuno na, minumura na MCGI, kasi hindi nila na matolerate. Rated na masyado. Oo. Marami na silang ano, Broccoli, marami na silang masakit na karanasan, kaya nag, kumbaga sa bulkan, pumutok na. Meron naman doon, meron namang iba, Broccoli, hindi naman ganoon ang sitwasyon. Cool lang, ganoon. Hindi lang siya naniniwala. Ganun. Actually, nagbabago yung sitwasyon after noon. Kasi nga, ako umattend ako kay Bo Sanchez ng isang taon. After noon, ayaw na rin ni Mrs. eh. Naumay na rin siya. Ganun so, tama. Nagbigay ako, and then afterwards, okay na. They will come around. Ayun lang. Sige. Okay, salamat sa Diyos sa lahat ng nandito. We have 26 sa YouTube, sa Facebook. We have 5. Ayan. Totoy Vivo, mamaya, next time paso. Mamaya ba, Broccoli, ay meron uli na ano yung i-re-replay nyo yung ano, yung napag-usapan kagabi? Apondahan. Try kong mag-edit. Sige. And i-upload ko na lang. Kami naghihintay nun eh. Kaya lang. Apo. Sige. Like and share. Yung mga nasa chat, sorry, hindi ko na nabasa. Ang dami. Pero sana nag-enjoy kayo. Ayun. Salamat sa Diyos sa lahat nandito. See you next time. Bye. Bye guys. Salamat sa Diyos.